idol ng mga Pilipino. Ikaw ang idol, Sir Rapi Turbo. Lahat kaming kababayan mo ay saludo. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Kaya Sir Rapi Turbo, ikaw ang idol ko. Isang lalaking matapang palabanin ng masama. Kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang taong may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang. Hapon mga kapatid and welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang gagampi ng mga inaapi. At ngayon po ay April 8, 2024. Ako po si Shari Roman at maya-maya lamang po mga kapatid ay makakasama po natin ang nag-iisa nating action man and hari ng public service na si Senator Idol Rapi Tulfo. Pero for the meantime mga kapatid, simulan na po natin ang ating sumbong at aksyon. Si Mr. Rene Boy Samson, kung saan nireklamo niya ang kanyang kinakasama dahil nga daw po sa panlalaki daw po nito. Magandang hapon po, Sir Rene. Opo. Sir, yung misis po ninyo, kasal po kayo, sir? Hindi po, ma'am. May anak po? Apat po anak namin. Asan po yung mga bata? Nasa bahay po ngayon. Okay. Kailan po kayo huling nagkausap po ni misis, sir? Kagabi lang po. Nasa bahay mo po ako, ma'am. Ah, nasa... Actually ko, ma'am, actually po, di ko nirerespeto yung BPO na kuha niya sa barangay kasi mapapaliwanag ko lang po sa inyo lahat-lahat, ma'am. Okay po. Sige, saglit lang, sir, ha? At mga kapatid, kasama na po natin ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang hapon po, Idol Rapi Tulfo. Magandang umaga. Sorry po. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Sa mga sulok na mundo, may mga Pilipino. Ako po'y pumupukay sa inyo at siyempre magandang hapon sa ating mga magagawang Pilipino. Sorry, medyo nalito ako kasi nanghihingal pa ako. Sorry po. Galing ako sa taping eh. Opo, opo. Anyway, sir, magandang hapon. Hapon din po. At si sir, I see Mr. Opo. Samson. Yes po, Rene Boy. At nireklamo niya yung kinakasama niya dahil po sa panlalaki. At pananakit daw po sa kanya. Teka muna, baliktad. Baliktad, idol. Battered husband siya. Tama po, idol. Yun po ang sinasabi. Ibig sabihin, binubugbog ka, sir, ni Mrs. Mahirap paniwalaan, sir. O nga, sir. Eh, sorry, sir. Malaking katawan mo, sir. Almost 14 years na lang kayo, sir. Ano po? Almost magkasama kami, magti-30 ng anak ko, panganay, or namin. So, meaning, almost 14 years na kami nagsama. Sa mga pagkakataon na may pagtatalunan po, nauwi talaga dyan, sir. Paano kayo sinasaktan ni Mrs.? Saan po nag-uumpisa yung pananakit? Yeah, yung ugali niya, sir, mga di mo siya pwedeng turuan, di mo siya pwedeng punain. Pag kukontrahin mo yan, di mo lang mamalayan kung ano nang bagay lumipad papunta sa'yo, anong bagay na maipalo sa'yo, anong sharp man materials na isaksak sa'yo, itaga sa'yo. Hindi lang isang bisis kung kukintahin ko sa'yo, kung bibilangin sa loob ng mga habang panahon na yan, di lang 200 kung nagpamedikal ako. Okay. So, palay ka ng pamedikal. Hindi, di nangyari yan, sir. Naulit. Nag-usap na kayo, naulit pa rin. Ganun lang, sir. Parang pag umano na naman ang panahon, wala na naman. Pagka may ano, doon ang uwi lagi. Ba't ka pumapayag, sir? Sir. Ibig sabihin, sana pag ganun sobra na, ayaw niya magbago, hiwalayan mo na. Di ko wala sa isip ko yung hiwalayan, sir. Laging nasa isip ko, mga anak ko. During the time na tatakbo ako, ang nasa isip ko noon, umiiyak. Pagdating na ako, gaya ng Muslim, pag tumakbo na ako, nandun ako sa highway. Tapos ako ng basiko, sir, dyan sa may bandang Intramuros, ang bayan ko kaagad yan. Maupo ako dun sa may mga puno, iiyak. Wala akong iiyak? Ako. Wala akong ibang hinihiling. Ama, tulungan mo ako. Bigyan mo ako pagkakataong kayanin ko ito lahat. Ano sa mga anak ko.
Ganun na lang lagi may ano ko. So tulungan mo kung mapigilan ko sarili ko. So dumating sa punto po, nagdarasal na kayo sa Panginoon. Laging ganun lang ang iniiling ko, sir. Daming tao, sir. Bawat may mga pagkakataon, pinakita ko na sa pulis ang katawan ko. Black leader namin, mga opisyal sa barangay, pakita lang, walang ibang payo na sa akin, kundi magpamedical, pero hindi ko nagawa ni minsan. Minsan lang din ako nagpaparecord sa barangay. Ano po kadalasan ang pinag-aawayan ninyo? Mga common problem lang naman, sir. Gaya ng ano po? Gaya ng ano? Tunghuli lang, itong huling, ano, sir, bago itong nangyari nung Martes ng gabi, nung pinalo niya ako ng yung baitang sagdanan, may isang ano doon sa bahay, nagtatalo lang yata kami doon sa ano, basta kay bigla na lang pag ganun ko dito na lumapat na yung utso ang lapad, mga 24 ang haba, dito na tumama sa akin. Napansin ko ganun na bigat na ilang minuto, lubo na, para kulay talong na. So paano po naawat yung pananakit? Mostly yan, si pagkaganyan, aalis ako. Okay. Yun lang yung mga mangyari, aalis ako. Minsan naman, nandyan lang ako. Ano? Kailan kanya tinatantanan pag nakita niya umiyak ka na? Tapang, sir. May pangyayari, sir, na itong mata kong to, yung purpose, bago lang kami membro ng purpose. Di ba po, sir, family picture mayroon. Di talaga ako nagpa-picture, sir. Dahil, sir, nung kasi wala akong record sa PSA, sabi niya kailangan daw. Nung na-interview siya, kailangan daw yung PSA, wala akong record. So kahit daw no record, pwede na. So nag-provide ako noon, nagkuha ako ng QR code para pagkasunod araw, pupunta ako doon as di sa schedule ko. Hindi, kinabukasan na. Nag-ready na ako, nakaligo na para pupunta doon. Hingingin ako pamasay sa kanya. Pag ano din na pumayag, nagagalit na, gastos na raw, kabubuko raw. May pinag-aralan, bakit ang bubuko, bakit walang record sa PSA, ganito, ganyan. Din ako umimik. Ang ginawa ko doon, naghugas lang ako ng mga gamit namin ngayon, yung tindahan ngayon. Hugas ko sa mga plato, ganyan. Mga around 12, bumalik siya. Nagmura na, nasa bali sa labas pa ng gate namin sa bahay. Oo, kung gaya niyo mura niya, sir. Nagmura-mura. Nagmura na. Hindi talaga ako pala mura, sir. Pagka ano, ba't ikaw pa umalis? Ganito. Mura, ganun. Sabi ko, bakit? Anong oras na ba? Sabi niya, katarantaduhan mo, alam mo kailangan na kailangan doon. Kasi wala nang ang oras. Alas 10 ang ano ko doon time. Mag-alas 12 na. Short, nung mura-murahin ka. Pagkatapos nung sir, sinagugas nga ako ng plato. Di ko lang namalayan, may tumama na sa akin dito. Ano po yon? Takad ng kaldero. Ngayong ganong kalaking takad kaldero, sir. Mga answer camper siguro, sir, 12 inches. 12 inches? Oh, totoo yan, sir. Yung takad ng kaldero? Basta di ko malayan. Di kaldero, bilog yung parang playing sa wasa. Alam ko paano. Basta kayo naghugas mo, nagsasabon. Tumama dito. Di pagkaganon ko. Agoy. Dugo. Di tayo na ako. Ganun ako. Tapos sigaw na ako. Tulong. Tatlong kapitbahay namin nakakita. Sorry, sir, kasi parang napapataw kami ni Sherry dahil kadalasan natanggap namin sumbong si Mrs. Si girlfriend, ang sinusumbong si Mr. o diri kaya si boyfriend dahil sa pananakit. O, totoo yun. Sa iyo, sir, parang sorry, hirap sir, na paniwalaan, one in a million lumilitaw. Hirap talaga paniwalaan, sir. Especially na malaking katawan nyo, sir. Macho. Wala pang buhok si sir. Pang mga action star. Anyway, seryoso na po, sir. Nasaan nga si Mrs.? Ang alam ko, nandito. Tawagin natin si Mrs. Kasi nandito. Pag alis ko kayo, naunang umalis eh. Ah, nandito? Ay, andito pala si Mrs. Oh, si Mrs. chill lang. Oh, alam ko, delikado si Mrs. Very good. Natagal ko na rin to pinagdadasal eh. Ma'am, magandang hapon muna. Magandang hapon po. Lumilitaw ba si po sa mga sinasabi ni sir, kayo po isang Amazon ng karatista? Oh, mukhang si sir ay aping-api dahil sa inyong mga kamay. Kayo ra po ay bugbugera. Kayo ra po ay parang barumbada. Yun po yung base sa kanyang salaysay. Kaya nandito po kayo para ibigay po yung inyong side. At in the end, ang gusto ko mangyari, pagbatiin ko kayo tulad ng ginagawa ko palagi rito. O, ba't ikaw naman naiyak ngayon? Tignan mo naman po yung sir, ginawa niya. Oh, sinuntok po niya ako. Hindi po biro. Ayan pa, oh. Oh, mama, wag mo pa, oh. O, may pasa ka sa balikat. Sinuntok po niya yung sir, eh. Sinuntok po niya. Tinadyakan niya yung likod ko.
Tapos sa likod pa. Opo. Meron po ako nung mula pong ano sir, andito po lahat ng blatter namin na hiwalay na po kami dahil sa pananakit pagmumura paninira niya sa social media sa akin. Ay, so binabaliktad ka niya? Tapos yung ginawa po niya sir, kahit may blatter po yung anak ko dito mismo, ang anak ko nung nagsumbong, grabe kang mamumugbog siya ng bata sir. Yung anak ko pong lalaki, hindi po kasi normal yun. Pinapalo niya ng kalan, pinapalo niya ng ano, ng kadina, sinikmuraan niya. Sir, kahit po yung anak ko interviewin mo, ayaw na nga, marap mismo po anak ko ang nagblatter. Tapos marami po akong medical. Mula noong 2016, ang ano na to, mga blatter na to, na hiwalay na kami. So pabalik-balik po siya ng bahay. Okay. Kaya nagkakasakitan po kami, sir. Kasi yung bunganga po kasi talaga niya, sobrang sakit magsalita. Sige, bago kayo pag-usapin dalawa, ma'am. May sinabi sa kanina na awang-awa ako, minsan daw, binubog mo siya, tumakbo siya, dumating daw siya doon sa isang puno, at tinawag niyang pangalan ng Panginoon, tulungan niyo ako. Hindi na siya anong gagawin. Kaya natatawa po ako dahil ngayon nakita ko na mukhang ang kwento niya hindi tumutugma sa mga sinasabi niya kumpara sa iyo ngayon, yung kwento mo tumutugma doon sa mga pasamo. Ano po muna yung reaction niyo doon sa sinasabi niyang binugbog mo siya at tumakbo siya sa may sa labas hanggang sa tumawag na siya pangalan ng Panginoon dahil sa sobrang sakit? Wala naman pong katotohanan yun eh. Kasi po, bago po kami nagsakitan, kasi nga, di ba binigyan po ako ng BPO nung ano nga, bawal na po kasi kami magsama or magpakita po siya. Kasi nga po, dahil nga sa pananakit po niya, at saka yung mga salita po niya ng paninirampuri, yun ang naging dahilan po na nang lalaki ako, or mga salitang pukpuk daw ako, ganun yung mga salita, wala daw akong pinag-aralan. Ganun, lahat po yun, sakit po sa damdamin kasi ina ako ng mga anak niya eh. Wala daw ako sa kaminking ng asawa niya. Di ba, nakapakahirap kasi tanggapin sa akin yung mismo yung ama ng anak ko, ginagawa niya yun sa akin. At 13 years ko yung tiniis. Madalas po, mga kapatid niya, nanay niya, lahat po kamag-anak, pinapayuhan ako. Iwan niyo na yung ano, anak ko na yan. Iwan mo na yung kapatid ko kasi ultimo kami, hindi namin matiis yung ugali. Buti ikaw natiis mo. Pero dahil po sa mga anak ko, naging matibay ako. Pero ngayon, hindi ko na ito palagsapasin kasi mismo na rin siya. Sumira sa akin eh. Tapos, yung kapatid kong babae, pinato niya na sandals. Nung time na yun, ipakulong ko siya dapat dun sa singko. Sinabihan niya, pukpuk yung kapatid ko. Lahat po yun, dinadala namin. Sa tagal namin, tinitiis yun. Okay, sir. Bigyan kita ng pagkakataon na kausapin si ma'am and then mamaya kausapin natin si chairwoman Diana Espinosa para malaman natin kung ano ba yung mga naka-record sa barangay. Kausapin niyo po siya, sir. Di ko siya pwedeng, wala na akong parang makipag-usap siya, sir. Okay. Sagutin ko lang yung... No. Ma'am, kausapin mo siya. Yun sa kanyang aligasyon. Yun lang naman nasasabi ko pa ulit-ulit. Hindi, kausapin niyo po siya, ma'am. Ayaw ko na eh. Ayaw ko hindi, lang. Kaya kayo nandito, gusto kayong pag-usapin, gusto kayong pag-ayusin. Sino ba talaga agrabyado? Sasagutin niyo ngayon sa pamagitan ng mga dokumentong hawak ninyo. Ma'am, meron kayong mga medical certificate? Dito po. With barangay blatter pa? Meron po. Lahat okay. Po na kaya naman sir, meron kayong mga... Negative ako lahat niyan sir. Negative? Isa lang yung nung time nga nagparin ko sa barangay. Sir, kasabi mo, maraming beses paulit-ulit, umiyak ka pa. Meron ka mga... sabi mo mga pambubugbog pa sa at nabagit mo medical certificate, di ba? Wala akong medical certificate. Wala akong medical certificate. Wala akong barangay blatter. May isa lang barangay blatter, isa lang sir. Si ma'am, marami. Oh, sagutin ko lahat yan sir. Oh, punto, so, punto sir, sagutin ko lahat yan. Umpisa natin kay Chairwoman Diana Espinosa ng barangay 649 Basayco. Yung pasa na yan sir, alam ko paano napasa yan. Sinuntok po niya yan tapos ito ang mga tutumbo niya yan sir. Nung dos anong Martes ng gabi, muwi nga siya, sir. Direct to the point po. Oh. Yung pasana yan, kailan po nangyari, ma'am? Yung sa may... Merkulis po ng gabi, hating gabi. Okay. Martes po. Merkulis po ng gabi yun. Martes po, sir. Merkulis ang araw dito ako eh. Alas 12 po nangyari yun. Bakit po? Paano nangyari? Kasi po, nangatok po ako kasi 24 hours po ako sa tindahan. Kasi yung trabaho ko po hindi biro, nagluluto po. Ultimo nga siya, nabuhay ko eh. Kaya wala po, perminti po siyang trabaho. Tatawagan lang po kasi siya ng amo niya kung kailan gusto. Kaya ako po, alos bumubuhay sa apat naming anak at saka siya.
Tingnan mo nga, nasabugan ako ng tangke pa ulit-ulit. Wala pa siya kapakialam, sabihin pa niya sa akin na namamatay na ako. Sobrang sakit sa akin kasi. Iyan po yung pasa na yan, ma'am. Paano nangyari yan, ma'am? Sinuntok po kasi niya. Yung nangyari po kasi yun, sir. Nangatok ako ng pintuan. Sino pong kinatok niya pintuan? Yung siya po, sabi kong ganun, buksan niyo kasi ingi-ihi na po ako. Hindi ko na kaya. Sabi niya, saglit lang. Sabi ko, nangatok pa yung bilisan mo. Pero nakita ko po siya, hindi po siya tumayo. Teka muna, bakit kakatok sa pintuan? Nakalak po sa loob. Ah, ikaw sa tindahan tapos meron kang nakakonek sa bahay ninyo? Opo, doon po. Balilang hakbang po mula doon sa tindahan ko. Okay. So sabi niya, saglit lang. Sabi ko, naghintay po ako ng ilang minuto. Sinilip ko po siya, hindi po siya tumayo. Nangatok ako uli. Sabi niya, saglit nga lang eh. Ngayon, umakyat na lang ako. Binuksan ko yung doon sa may bintana. Tumakbo ako ng CR. Tapos, yung pagtalikod ko, sabi niya, dapat doon ka na sa lalaki mo, kausapin mo. Sabi niyang ganon. Lahat ng salita po ng mga basto sinabi niya. Kaya sabi ko, manahimik ka kasi nakakaya na kapitbay ang lakas ng pusis mo. Sabi ko nang ganon. Sabi niya, bakit ako manahimik? Sabi niyang ganon. Tapos, yun na yung time na yun na yung salita niya nga, doon ka sa lalaki mo, pakantot ka, ganyan. Oh, mama, huwag mo gumit salitang yun. Tapos ngayon, ang sabi po, kinuha ko yung lagay ng toothbrush sa sobrang naano na yung tayong ako. Binato ko siya. Yun ang naging dahilan ng ano namin. Aminado naman din ako may kasalanan, pero dapat hindi siya nagsasalita ng mga ganyang salita sa akin kasi nandun po mga bata lahat eh. Tama po, agree mga po ako. Mga babae po yung anak namin, dapat hindi ganun. So, nung binato mo siya ng toothbrush dahil masakit na yung mga malulutong salita niya, gumanti siya at... Oo, yun po ang naging dahilan. Nagsabunutan po kami. Hindi ko po siya masabunutan. Nilula po siyang buhok. Yung damit na lang po. Pwede makapagsalita, sir. Damit na lang po kasi nahawakan ko. Sabi mo kasi ba, nagsambunutan kami. Paano sambunutan? Po, yung damit lang po nahawakan ko. Pala ako po yung nahawakan niyang paganyan, inuntog siminto. Ganun po nangyayari po nun. Kulat ka sa... Tama, Diyos ko po. Sas... Mama, kasi sabihin nagsambunutan, ma. Wala kang sasambunutin sa kalapong ka. Ampayo po yung damit po talaga na ano ko sa kanya. Punit na punit po yung mga damit niya nung time na yun. So wala naman po talaga akong masambunutan. Sinasambunutan ka niya. Hiningi naman buhok niya. Hindi, kasi wala naman po sa tambo. Kaya damit po talaga ang nawakan ko. So ngayon, nung nangyari po yun, ano nangyari? Ayun na yung paghahawak ko ng ano. Nasuntok po talaga niya ako dito. Kaya pag ganun ako, pag hawak niyang ganun, patalikod din ako, tinadyakan niya, kaya medyo nasub-sub po ako. Okay. Pwede ko sumagot, sir, sa sinabi niya, sir? Yes, sir, yes, sir. Okay. Maling-mali ang sinabi niya, sir. Ganito ang nangyari, sir. Yung pag-uwi niya, sabi niya sa akin, buksan niyo, kay ihing-ihi ako. Ako ang nagising, tulog nga yung tatlong anak kong katabi. Ngayon, nung time na yun, sir, pangalawang araw na hindi ako halos makatayo. Pag nakatayo naman, hirap makaupo. May sakit ako, sir. Ano sakit niyo po, sir? Yung ano, sir, nag-umpisa lang yung mga dito. Ang sakit, di ma lahat ng joint, parang ang sakit. Ngayon, nakahiga ako noon. Mister, nakahiga ako noon, sir. Tapos, sir. Tanong ng netizen ba? Matanong ko lang, sir. Kayo ba member lang? Hanggang ba't may tattoo yung... Wala, ano lang to, sir, nung during sa time na nasa training kami sa... Sundalo, sir, sa Cagayan de Oro. Parang napaglaruan ako ng mga katrainee ko. Parang, alam mo, sa training may mga ganyan. Okay. Sorry, sir. Oh, walang problema po, sir. Intindihan. Tapos ni sir, pinilit kong may stick doon na talit. Yung gawa-gawang tako ng anak ko sa laro niyang Julin. Pilit kong abutin. Sabi ko talaga, kahirap pa itayo. Di sabi ko, dukutin mo sa taas. Dinukot siya sa taas. Sabi, pasok na siya. Pagkapasok niya doon sa loob, sabi niya, ang kapal ng mukha mo. O ngayon, tamimi ka, nalito tayo sa bahay. O, nasa loob siya. Paglabas niya, yung lagayan ng sabon, nasa misa doon sa loob, doon ko nilagay kasi inaano ng daga sa labas. Ang unang ibinato sa akin, sunod yung mga bagbat sa mga bata na sa upuan. Pagkatapos noon, pinagsusuntok na ako. Suntok dito kung saan ako tinamaan. So, okay. Tama na. Sobra-sobra nang ginagawa mo sa akin, ha. Nagpumilit na akong tumayo. Yun na yung tinulak ko na siya. Nakahawak ko sa kanya sa katawan si damit niya. Inulat ko siya sabay tayo. Yung damit niya sa katawan niya, sir, doon yan nakadiin sa paa ng misa.
Okay, sige po. Tama-tama, baka bumita po si Chairwoman. Kanina pa siya nag-hold sa atin. Chairwoman Diana Espinosa, Barangay 649, Baseco, Tondo, Manila. Magandang hapon po, Chairwoman Diana, ma'am. Magandang hapon po, Senator Rapi Tulpo. Opo. Ma'am, nandito po sa aming tanggapan ngayon si Sir Rene Boy Samson at si Ma'am Jeneline Altubar. Ang kanila pong issue ay yung isa raw ay nambubugbog sa isa at hindi po namin malaman-laman kung sino nagsabi ng totoo. Although, ito pong si Ma'am Jeneline ay may mga blatter mula sa inyo at the same time medical certificate. Base po sa inyong record, sino po ang mas maraming sumbong na siya ay sinasaktan ng kanyang kinakasama? Is that Jeneline or Rene Boy? Ayos po, Senador. Ang barangay po kasi namin may tinatawag na Bausi, tapos PCPC po. Okay, ma'am. Bali dun po yan sila pumupunta at dun po sila nagsasampa ng reklamo nila. Okay. Hindi ko po alam kasi ma-recall kung kailan po yung naging problema nila. Pero ang alam ko po, nag-issue po kami ng BPO. Okay. Pero hindi naman po yun pwedeng magtagal, Sen. 3 months lang po yata so, yan. So, nag-issue ka ng barangay protection order para kanino, ma'am? Para po si sir ay hindi po lalapit sa kanya pong pamilya. Ah, so kaya po kayo nag-issue ng BPO sapagkat nagsumbong itong si ma'am ng pananakit laban kay sir. Apo. At kayo po'y gumawa ng investigasyon at napatunayan na talagang totoo na nanakit si sir kaya nag-issue kayo ng BPO. Tama? Ganun ba nangyari? Yes po. Dahil po mayroon po siyang mga medical certificate. Pinasinta bilang patunay? Yes po. On the other hand, meron din bang blatter si sir laban kay ma'am ng pananakit din? Ay, hindi ko po matandaan, Senador. Okay. Okay. So, one time lang ho ba yun yung pumunta si ma'am na humingi ng BPO sa inyo at nagpakita ng barangay ng medical certificate? Sa totoo lang, Senador, sa dami po ng mga naging kaso po sa barangay, halos hindi ko na po matandaan kung sino-sino okay. Po yung mga opo, nabibigyan opo, namin. Opo. So, salamat, naiintindihan ko po. So, but anyway, as far as you can remember, meron nga po kayo na issue na BPO laban dito kay Mr. Samson. At meron kayong nakita mga medical certificate at yung nag-trigger sa inyo para mag-issue na nga ng BPO. Okay. Opo. Good. Yan lamang po muna, Barangay Chairwoman. Sandali lang po, Mama. Sandali po. Meron na ho bang kasong idinulog sila sa inyo para kayo po ay patawagin silang dalawa, 3 times? And then kapag hindi nagkaayos, those 3 patawag, kayo po'y mag-issue ng tinatawag na certificate to file action? Dumaan na rin po sa lupon siguro po yan, Senador. Hindi ko nga po ma-recall kung nakausap po sila or dumaan na po sila sa lupon. Pero dapat po kasi sa base dun sa mga reklamo ni ma'am, dapat nag-file na po siya ng kaso sa kanyang asawa. Okay, okay. Sige. So, ma'am, bakit hindi ka nagpa-file pa ng kaso laban dito sa kay Mr. Rene Boy? Abala na po kasi yun siya, sir. Dahil ako lang po naghahanap buhay para sa anak ko, eh. 4 po yung estudyante ko po, sir. Araw-araw po kasi yun sila binabaunan. So, ngayon, abala na po yun siya. Wala naman po nagsustento na iba, eh. Luto lang naman po yung trabaho ko. Tapos, nangupahan pa ako ng pwesto ko. Kaya, laking abala ang sa akin lang naman po kasi nga, padalain siya nung time na yun, naitigil na po niya yung pagbubunga nga po niya kasi ako tumutulong naman po ako sa paghahanap buhay. So kasama po doon sa away ninyo ay yung pagsiselos niya? Po, nagsiselos po siya doon sa chewin ko pero matagal na po yun. Yung chewin ko po yun na umuwi po ng Leyte. Bali yung pumunta po ako ng Cagayan de Oro, nagkita-kita po kami lahat ng mga kaanak kasi ako lang po yung malayo sa kanila. Yun lang yun, eh. At saka wala naman talaga akong lalaki. So, bakit siya nagselos doon sa chewin nyo? Hindi ko po alam. Kasi siguro, chat ko daw, kausap ko daw. Yun na lang. Na kausapin mo, chewin mo? Kasi humingi lang po naman yan sila ng, bali, nang hiram ng budget, ganun. Pero binabayaran naman po nila ako. Ganyan lang po. Okay. Yan ang sinasabi niya, chewin. Kuno. Kahit sino magbasa niyan, kahit bata. Sige po, ano sinasabi niyo, sir? Go ahead. Yung mga ebidensyang nandyan, kahit bata,
basta marunong magbasa at nakapanood na ng TV. So palpal ang sinasabi niyang tsuhin. Tsuhin mo talaga ito, ma'am. Opo, pero hindi ko po alam yung account ano na yun. First cousin? Hindi, side po sa papa ko, pero... Malayong tsuhin. Oo, pero hindi sir, mama, po... Malayong tsuhin, malapit na tsuhin. Bali, sa Puentes po yun siya. Hindi ko kaya, alam sa... Kaya paano po? Second cousin... First, malayong second, kamag-anak na po. Malayo. Kasi, oo. Okay. Kasi ma'am, kung tama itong presenta niya ebidensya, si Chuin parang lover boy po ninyo kasi may mga chat dito na sweet ka, miss na miss ka na raw at mahal ka niya. Siya po na yan, sir, yung blow, siya po yan. Ah, okay. O sabi mo, miss na kita, tiniis ko lang, mahal kaya lang naman ako ganito dahil mahal kita. Sa totoo lang, lagi kita iniiyak, iniiyakan. Ha? Oh, wala may magawa eh. Saan pala yan nakuha yan? Sir, ito sir ha? Hindi ko alam yung account. Saan niya nakuha na account? Kasi po, ganyan, continue po yung account ko po sir. Isa lang ba't po. Ba't ginatawa ma'am? Hindi kasi. Ayun sinasabi ko sir, magkakaalaman. Hindi ko po kasi talaga alam kanina, kung kanino niya nakuha yan. Kapatid. Kanina, iyakan, ngayon tawanan. Oh, maganda yung hindi ko po talaga alam kasi nga wala naman. Ba't kayo ma'am namumula? Pwede magsalita, sir? Wala po talaga kung ano na pwede ganyan. Pwede magsalita. Sir, alam mo, miss, dapat pwede kitang bigyan ng wig para may masambunot si ma'am pag sorry, sir, may buhok mo na kasi pero sanay na ako, inaahit ko talaga bawat ligo. Inaahit mo? Oo. Kahapon lang naligo ko, kakaahit lang dito. Ganun may... talaga, sir, sanay na nga, ano? Okay, sige. Anyway. Yung ano, sir, una, sir, bago ko nalaman ang account niya, pang-apat na account niya na nahack namin. Oh. Ang tumulong sa akin yan, sir, nung malaman namin yan kung sino yan, yung dalawa kong anak na babae na madalas kasama niya. Ang sabi na pa, may bago na naman siyang account, FB Light ang ginagamit. Oh. Anong pangalan? Basta pa, Mary Joy, Mary Jean, ganun. Tapos nakita namin, sabi na kagad ni mama, o anong tingin silip-silip niyan dyan? Yung cellphone niya, every now and then, kahit naka-charge, nakataob. Always siya naka-do not disturb. Mm. Oh, walang pwedeng mangialam niyan kahit sino. Pag naka-charge yan, pag umihi man lang siya, kukunin. Iuwi. Pagbalik niya, ano. Tapos, pag nagtrabaho yan siya dyan, naka-on man yung cellphone, naka-mostly yan, naka-yung nagpatugtog, ganun. Lagi nakaharap sa kanya. Pag may papansin na yung importanteng messages na pumapasok, siyempre may notification. Oh. Atras yan siya, sir. Atras sa sulok. Mm-hmm. Atas sa sulok yan, ito namang isa kong anak si Akina, pagalitan mo naman pag-uwi. Sinilip ni Akina para masigurado lang yung ano talaga yung profile plus yung tunay na pangalan ng account. Ngayon, ito na nangyari. Ang ginawa kong hakbang sir, pinapapagod ko siya ng todo. Araw-gabi, tatlong araw, tatlong gabi siya nagbantay sa tindahan. Magaling ka mag-hack. Hindi. Sandali masasarap, magaling ka mag-hack. So siguro pwede ito sa DICT. Tapos sir, kinabangan. Ang ginawa ko, sir, kasi nga... Hindi, sir, umaba tayo para hindi naman tayo, ano, umaba pa masyado na lumilitaw na talagang si ma'am at saka yung kanyang tsuhin, may something. Ma'am, patunay dito, itong sa profile pic mo, yung heart biniyak ko. Bernie Sampton ng gabi ang ginawa ikaw niya. Sa kanan, si tsuhin sa kaliwa ng heart. Uy, tapos yung... Marami pa dyan, sir. Marami pa dyan mga... 2016 mo po, hiwalay na kami. Ah, hiwalay na. Dyan po lahat. Okay. Yun naman pala, tapos di na. Hindi naman kami kasal. Ano pa inahabol mo? Ultimo ako, mata ko, nakita ko. Hayakap-yakap mo yung babae mo. Pinadalhan ka pa ng pera. Kasama mo pa ako magkuha sa Divisoria. Oh, sagutin ko yun, sir. Sagutin ko yun, diba? Sir. Nagsama kami noon, di pa kami magkasama. Nakikiusap kasama sa... kami, di pa magkasama. Oh, ito sir. Ah, di pa kayo magka... Wala pa sir, ha? Nakilala ko yan, sir, sa tiyahe, doon sa bahay ng tiyahin ko. Nakita ko na gaano kagulo yung pamilya o siyang pamilya niya. Nakita ko yan siya kung paano niya sinuntok asawa niya, yung maliit lang asawa niya noon. Ngayon, nung umalis na kami doon sa tiyahe, kayo... No, sir. Ano yung sinasabi niya na meron ka rin daw... Yun, yun na nga, sir. Girlfriend. Yung sinasabi niya nagpadala ng pera, sir, nung time na yun, napakataas yung UTI ko kasi nasa-track ako noon. Mostly, soft drink ang iniinom lang. Sino pa nagpadala ng pera? Ngayon. Babae yung niya. Babae na yan, ang pagkatanda ko, kasi ang nagkalala nun, binigay niya sa akin yung number. Ako yung may cellphone nung time na yun. Tapos... Teka mo lang, sir. Nung pinadalang ka ng pera nung kung sino mo yung babaeng yun,
kayo po ay nagsasama na at may anak na. Nagsama kami sa isang bubong, sir. May anak na kayo noon. Wala pa, sir. Pero nagsasama na kayo. Nagkasama kami sa isang bubong. Okay, kung magsasama na kayo sa isang bubong, bakit ka pa nag-entertain ng isang babae na nagbibigay kami, ng pera? Nagsama lang kami dun, sir, pero hindi pa kami. Pinsan daw niya ako, yun ang pakilala ang niya. Ang sabi niya, kakilala niya. Hindi ko man kilala yung babae. Oo nga, sir, pero nag-live-in partner, nag-live-in na kayo. Di pa po. Live-in na po kami. Okay. Nagsasama kasi sa isang bubong. May nangyayari ba sa inyo gabi-gabi? Meron po. Meron nangyayari. O, may relasyon na po kayo, sir. Kayo naman, dalawa. Stop. Okay. Kayo po ay nagsasama, may relasyon na dahil may nangyayari na sa inyo gabi-gabi. Magkasiping kayo. And then, may dumating na pera padala ng isang babae na may gusto sa'yo. Hindi, sir. Hindi ganun nangyayari, sir. Sa katar po yun, sir. Hindi, sir. Okay, ma, sir. Sino yung nagpadala na yon? Yung babae nga, sir. Hindi ganun. Sino yon? Di ko na matanda. Okay, ba't ka pinadala? Ito, sir. Sir, okay, sir. May sakit ka. Pinadala ka niya. O, yun ang, bali, pinakaibigan niya sa akin. Tapos, ang... Chain po niya po, nagbigay ng number. Hindi po ako kay kapitbahay po ng chain niya yun. Ito, so, siya nagutos na... O, sir, ganito, sir. Hindi po. Bali, binigay niya sa akin number. Sabi niya, i-text ko to. Nasa abroad yun, nasa abroad. I-text ko daw. Tapos, pag nagtanong, sabihin mo lang pinsan mo ang nagbigay sa number. So, tapos, tinuruan pa niya ako na ibahin yung pangalan kasi kilala din ako pala ako nung babae kasi kapitbahay nga ng tiyahin ko. Nakita ko na rin yung babae na yon. Tapos, siyempre, nag-communication. Time na yon, may sakit ako. Nag-offer siya na magpadala ng pera. Kami pa mismo dalawa ang kumuha ng pera sa M-Lawyer. Mm. So, wala na nga sa inyo ng babaeng yun? Yung, ay, wala. Di ko man naka-ano yun, sir. Pakasal daw sila eh. Okay. Yun ang anyway. Sabi. Now, ang tanong. Kayo ho ba'y mag-aayos dito ngayon? Ayaw ko po. Ikaw, sir? Ayaw ko na, sir. O, di, spit na thank kayo. Thank you. O, thank you. O, tawa si ma'am. Kasi nga, alam mo naman, ganun din naman, sir. Ako rin naman ang papakain sa kanya. Pag wala sa trabaho, anong gagawin ko? Ano trabaho niyo, sir? Nasa pier pa ako, sir. Kabo ang tawag sa akin, sir. Ngayon po, kabo? May mga tawahan pa ako, sir. Anong bali, kami sa ilang kontak ko ng mga brokerage. Yung mga import ng dala, pag ikarga truck, deliver sa mga planta, tatawag sa akin yan, magpapadala akong tao yung mag-unload sa... Sa ano kayo? Sa customs? Opo, opo. Okay. Nagtatrabaho kayo sa mga broker? Mga brokerage po. Oh, malaking pera po 'yung pag malaki pag mayroon. Pag ano, may panahon na minsan isang linggo or minsan pa nga sabi natin pinagkano. Magkano kinikita niyo po sa isang linggo? Walang tamang ano, sir. Pagswerte, sir. Magkano? Pagswerte, sir. Like nung nakaraang ano lang, itong buwan lang na 'to, ano, nakaraang buwan, nga akong sumama doon sa ECS po, planta ng ECS. Tatlo lang kami nagtrabaho, 12 container binaba namin. Ang isang container... Magkano ka, sir, kinita mo? Ang isang container... Sir, magkano? Pabilisin natin, huwag na po pa... Ano yan, basta... Total. Bawat container, 1,850 ang net. Times 12. Divide 3. Sige, times mo. Times mo pa kami, sir. Sige, 1. Magkano tinik home pay mo sa isang linggo? Di ko maiwawat. May kasi sinasabi niya, sir, ang buhay sa'yo. Ano lang yun, sir? Dalawang araw, isang gabi. Magkano po sa isang buwan? Di nga firmis po, sir. Magkano 1,850? Ano? 1,850 times 12. Okay, sige. 1,850 times 12. Divide 3. Divided by 3. Yan, kita ko, party namin sa tatlo kami. May porsinto ako niya na, ano? 1,500 sa 10, 1,800. I-plus mo ang 1,800. Kasi may porsinto ako sa bawat container kasi... Yan nga po sa 7,400. Hindi, may additional pa ko yan, sir. May additional pa? Ako ang kabo kasi yung 1,850. Okay, alright, stop. So sige, sir. More than 7,400 sometimes pag sinswerte kasi isang araw, pwedeng abutin ng 10,000. Di pa nakaabot ko 10,000 isang araw, sir. Magkano po yung pinakaswerte? Ang inabot ko isang mga 24 hours, mga... Ang pinakamalaki na sa Atlanta kami nung kasagsagan ng biyahe na yun, mga 9. Mga ganun. Okay. Sir, ang tagal mo pang pati kami, pinakwenta mo pa kami. 9,000 pagswerte, sa isang araw, kaya. Kaya, sir, kaya. Sa isang buwan, sir, pagswerte, magkano? Ay, malaki, sir. Magkano? Malaki. I-times lang natin. Magkano na nga, sir? Sabihin lang natin mga 30. Okay. Pag sinwerte. Yun. Pag malas, sir, diretso na. Pag malas, mga 5,000, ganun, a month. Okay. So, ganito ngayon. Kung hindi na ho kayo mag-ayos, na hindi namin kayo pipilitin, so ang pag-uusapan natin yung mga bata, ilan taon po yung mga anak nyo? Ano po, 13, magto-12 pa yung isa mag-birthday nga ngayon, 11. Tapos, 13, 12, 11. Tapos 10.
10. Tsaka na 6. Ah, limang anak niyo po. Apat po. 13, 12, 11, 10, 6? Ano po, 13 lang po. Tapos yung mag-12 na po. 10, 11, 12, 11, 11. Sir. Okay. Wala na po yung, ano, 10, yung 11, 10. 10. 3, 13, 11, 10, 6. Oh. Okay. So, ganito na lang po. Pag-usapan natin ang kustodiya sa mga bata at yung sharing sa pag-aruga sa mga bata, visitation, dapat privilege. Kayo sir, pwede kayong dumalo kay, sa mga anak nyo. Pag-usapan natin yon kung paano aris, magkano yung support sa bawat anak. Yun ang pag-usapan natin. Okay ba sa inyo? Okay yan, sir. Isa pa, sir. Always niya akong pinagtatabuyan sa bahay o sa kung saan mong kami ngayon dahil wala daw akong karapatan ni singkong kusing. Yeah, kaya nga po nandito kayo para pag-usapan natin po yan. So, ma'am, hindi naman kayo kasal. So, sir, okay lang kung siya man na lalaki. Ay, okay rin ikaw mabababae dahil hindi kayo kasal. Okay. Now, pero siyempre dapat wag dahil nakakahiya sa mga anak nyo. Wala. Kawawa po yung mga bata. Wala sa akin. Kasi kung batas pag-usapan natin, hindi mo siya pwedeng singilin kung siya ay nang lalaki doon sa tiyuhin niya o kese huda. Pero masama po yun. Tumatawa si ma'am. Ma-imbestigahan man yan lahat, sir. Masama yun, ma'am. Bad. Bakit tiyuhin? Bad yun. Dami naman dyan. Bad yun sa mga pero, anak nyo. Bad din yun, sir. Mangulekta ka ng pera sa ibang babae, eh, meron ka ng karelasyon. Kung tutusin, pero dahil hindi kayo kasal, walang batas na sabing kayo'y pwedeng kasuhan. Yun ang ibig sabihin. Now, yung apat na anak ninyo, nasaan po? Nandito po sa akin. Okay. So, bigyan niyo po siya ng karapatan, ma'am, na dumalaw sa mga bata. Schedule po yun. Pwede siguro ipasyal yung mga bata. And then, pag-usapan din natin kung magkano yung perang dapat iambag niya sa pag-aaruga niyo doon sa apat. Okay po, sir. Walang problema. Meron lang po akong sasabihin po tungkol po sa mga bata. Kasi po, siya, nananakit po siya ng bata. Oo. Andyan pong bladder, sir. Sinaktan totoo yan, niya. Sir. Totoo yan, sir. Nananakit talaga. Pinapalo po totoo niya ng kadena. Sinasapok, sinisigmuraan. Yung sinasabi ng kadena, sir, pinalo po siya ang gumagamit, sir. Hindi po, sir. Marami pong nakakita ang kapitbahay. Pinapalo niyo po. Inaamin niyo, pinapalo niyo. Tapos kinadinahan po niya sa CR. Bakit yun po pinasaktan yung anak niyo? Sir, yung sagutin ko muna yung sasabi, sir. Yung nakakadina sa CR, sir, anak niya, sir, yung nasa Cagayan de Oro dati. Hindi po totoo yan. Ay, hindi totoo. Pwede naman po kausapin yung anak ng lalaki. Tawagan yung, ano, tawagan yung DSWD, ano? Kausapin po. Mismo po yung anak ng lalaki po nagpunta ng DSWD. Yung lalaki ko na yan. Po yung MSWD. Kinadinahan ko minsan yan kasi nga, first year pa siya nun, sir. Ang labas niya sa eskwilan, alas 6. Makakauwi minsan alas 11 ng gabi, alas 10. Hinanap-hanap pa nga namin, nakarating kami ng dagat, hinanap-hanap ng bata. Sa inis ko, sir, sinubukan kong ganun kasi iba din ang takbo ng utak eh, ganun. Pero kinadena nyo? Oo, kinasaglit lang yun, sir, saglit. Okay. Oh. Pero, sa baliktad din, sir, yung anak niya noong una, yung bunso nga, nasa Cagayan de Oro no, ngayon, ilang buwang nakakadena sa bahay, nasa sulog nakagadena na yung long bins na plastic na upuan. Doon nakatali ang kadena, bugbog sarado niya yung nung walis tambo, dugo-dugo ang ulo niya, sir. Wala po itong katotohanan yan, sir. Kasi meron po akong sumano doon kahit ultimo puro anak ko makapagsalita. Kasi ultimo tanod po ang nakakita kung paano niya sinampal yung anak ko na yun na hindi naman niya kadugo. Oo. Yan, sir. Paano niya binugbog po? Kawawa po. Sir, lahat pong kapitbahay ko po nakakita. Na ko anak ko po yun. Anak ko. Sa totoo lang, yung anak ko pong lalaki, pwede po makapagsalita mismo kahit interview niya. Siya po nananakit. Yun po ang dahilan kung bakit yung mga anak ko nilalayo ko. Nandiyan kapitbahay lahat, sir. Alam mo yan. Ito, sir. Yung sinabing sinampal ko anak niya. Andiyan po. Mayroon naman pong main ano dyan eh. Mga ano yung, eh. Yung ano, sir. Yung anak na yun, yung nakalaya, sir, nakaano sa bahay, nakaalis, isinama yung anak ko ngayon yung nakadina ko minsan. Ngayon, nakarating sila sa dagat. Itong yung anak niya kay matanda yun sa anak namin. Ang anak ko na bali naligo sa dagat, hindi mga marunong lumangoy. Itong Hotel Lily ang nakakatulong mabuhay pang aming anak. Mali pa rin yun, oh. Binubugbog mo, oh. Kaya hindi ngayon, mo ano-ano yun. Maling-mali pa rin yung ginagawa mo sa mga anak ko. Wala naman ako naging kaya tama. Kaya ngayon mga anak ko lahat hindi na nagaan, lumalayo sa akin dahil natatakot sa iyo. Ikaw lang kasi pwedeng magsalita. Ganun yan siya, sir. Siya lang ang pwedeng magsalita. Eh, paano puro naman kasi kasinungalingan yung mga sinasabi mo? Hanggang dito pa naman, ayaw mo magsabi ng totoo. Si Melay, detective test mo tayo. Ultimo lahat naman ng kapitbahay nagsasabi sa akin eh. Melay, detective test mo tayo, sir. Tayo mo sabihin sa akin yung buong katotohanan. Tutal, tatapusin na rin naman natin to eh. Sino kayong dapat magsasabi ng katotohanan dito? O, di ba? Hindi ka rin naman magsasabi. Di, wala.
Sino kayong dapat magsasabi ng katotohanan? May mga anak ko ang kakausapin na lang. May investigation lahat-lahat yan. Diyan naman yung blatter ng anak mo eh. Wala naman problema yun eh. Maano yan lahat, masagot lahat yan, may investigation. Kasi hindi, kaya nga, kaya lang dahilan bakit ako nakipaghiwalay. Madalas po kami nag-aaway okay, dahil ganito, sa bata. Okay, ganito, sandali. Tawagan nyo yung MSWD or DSWD or Women's and Children's Desk ng PNP. Kasi I'm more concerned dito, Ranette and Shari, sa mga bata. Hindi ako masyado concerned sa kanilang dalawa dahil pareho sila nagsasakitan. Sabi, sasambunutan pa nga sila, bugbugan. At ayaw nila mag... Pareho naman sila magdidimandaan dito, whatever. So, ang sa akin lang po, sir at ma'am, yung mga bata talaga. Yun naman po. Lalo ngayon, medyo na-alarma ako nung sinasabi ni sir na malupit kayo sa mga anak nyo at sinasabi mo naman siyang malupit. So, hindi ko alam kung sinong totoo. Nagsasabing totoo, dapat sa DSWD na po. Mga anak ko po, sir, pwede nyo interviewin. Yung nanas kagayan di oro ngayon na kailangan kong umuwi kasi yung anak ko lumayan. Hindi, ngayon yung apat na bata. Yung apat gusto ko po. Atin pong paimbestigahan. Magkakaroon naman yun sila eh. Correct. Magkakaroon po ng ocular visit. Okay, pupuntahan po yung bahay ninyo. Titingnan po, interviewin po yung mga kapitbahay, interviewin po yung mga bata para malaman kung ano talaga ang sitwasyon. Opo. Diba? Ngayon, pag sa kanilang investigasyon, lumilitaw na totoo ang sumbong na may pananakit, regardless kung si lalaki o si babae man ananakit, isa sa inyo na nakit, kung sino man yun, then it's up to the DSWD o MSWD to make that determination kung sino ang karapat-dapat na may kustodiya sa mga anak. Taya lang po, sir. Yung bladder po ng anak ko, nandyan po, may sinumbong po kasi sa papa niya. Sa DSWD po yun siya lumapit. Nandyan wala ba tayong matawagan po dyan, guys, na DSWD? Dapat DSWD kasi... Dapat nung isang taon nyo pa tinawagan o MSWD, dapat nung 10 years ago nyo pa tinawagan. Ba't tayo magtatawag ngayon? Hindi PNP kasi hindi naman sila nag-ano eh. Si sir, yan ang... Yes, sir. Hindi, kasi ayoko na muna i-refer sa PNP. Mas interesado... Tulungan, sir. Mas interesado ako sa MSWD at saka DSWD, social worker. Di ba? Sorry, ma'am. Sorry, sir. Wala problema po, sir. Mas interesado ako sa mga anak ninyo kaysa sa... Awa niyo daw. Pangarap ko 'yan, sir. Tama, sir? Oo, totoo talaga 'yan, sir. Okay. Malalaman 'yan ngayon. Magkaalaman tayo. Okay, at kung merong makakasuhan dito, sandali ma'am, sandali sir, kung may makakasuhan dito, hindi dahil sa pagmamalupit niyo sa bawat isa kundi dahil sa pagmamalupit niyo sa mga anak niyo. Okay, tama, sir. 'Yun ang gusto ko mangyari dito. Siya naman yung malupit eh. Malalaman 'yan ngayon. Okay, sayang, sir. Willing na willing ako 'yan, sir. Kasi ikaw lang pumunta dito. Basta, alam ko na, sir, may investigasyon mangyayari. Lahat po anak ko magsasalita yan. Yung ito lang po bago, sir. 'Di ba nagsumbong po siya dito? May makausap ba tayo sa na bata sa telepono? Opo, ano ko po yung anak ko. Okay. Online po ngayon, ka-chat ko po sige siya. So guys, nakita niyo style ko dapat gayahin mo. Oh, kunin cellphone ni ma'am, ibigay para yung mga bata, syempre di magsinungaling ko. Hindi ko lang alam kung mag-ano yun siya ngayon. Sa WD po nito. Nami-miss nyo ako, ano? Ma'am Consuelo Palo, Social Worker Officer, DSWD Manila. Magandang hapon po, Ma'am Consuelo. Ma'am? Ma'am Consuelo? Yes po, good afternoon. Yes, okay. Good kayo, afternoon, sir. Kayo po ay sa DSWD. Opo, madam. Kayo po ay sa yes, DSWD po. Or MSWD? MDSW po kami, sir, local, dito sa okay Manila. Oh, guys, pakibura ng D, lagyan yes, mo M. Sandali po. Iba kasi D, iba yung M. M, Manila kami. Manila correct. Department of Social Welfare. Kayo po ang gusto kong makausap, madam. Ah, sige po. Ma'am. Asa na to? Yes opo po. Meron po akong request. Kasi may nag-aaway dito na mag-live-in partner. Okay. Yes po. Okay. Doon sa away nilang dalawa, na-solve ko na. I mean, on my part, pababayaan ko lang sila doon sa away nila. Hindi ko bibigyan ng importansya muna. Mas interested po ako doon sa nalaman ko ngayon, yung apat nilang anak na mga minors ay nasasaktan. May allegation both parties na nananakit yung isa. At sinasabi ng isa, hindi yung isa ang nananakit. Si lalaki raw nananakit, sinasabi ng lalaki, si babae nananakit. Ma'am, pwede ba dalawin niyo po yung mga bata, mag-imbestiga po kayo, gagawa po kayo ng assessment, and base po sa inyong gagawin investigasyon, you'll come up with a decision kung ano po narapat para sa bata, ano narapat para sa dalawa,
nandito sa amin ngayon, and then you tell us so we can help you. Ano po inyong takeaway? Ma'am? Yes po. Yes po, attorney. Senator. Yes po. Go ahead po. Ma'am. Hello. So, yes po. So, ma'am, pupuntahan niyo po ano, yung bahay. Papupuntahan po natin, sir. Meron tayong social welfare office diyan, meron tayong satellite office, meron tayong head. So, ano ko kunin ko, sir, para mapapuntahan ko na kaagad. Ayun. Sige okay. Po. So usually, ma'am, ano ba yung neglect? Opo, ano po ba yung proseso sa ginagawa niyo pong assessment para tingnan at imbestigan ang kalagayan ng mga minor de edad na okay. Anak ng mga nag-aaway na mag-asawa o mag-partner. So ganito yan, upon report, the report nyo, ibababa ko yan, itatawag ko sa ating head sa Baseco. Pabababaan yan kaagad kung halimbawa nag-aaway ang mag-asawa, walang maiiwanan sa na nag-alaga sa mga bata. Ilang mga taon yung mga bata, sir? Kailan makuha natin yung mga detalye, mga datos? Sino yung pupuntahan? Anong address? Pangalan ng mga bata? Ganon. Okay. Yung pong sumbong kasi na yung mga bata raw ay namamaltrato. So, anong klaseng action ang gagawin niyo po doon, ma'am? Mm-mm. Sir, kukuhanin po natin yung pangalan ng mga bata, address, pangalan ng mga magulang na namaltrato. Yan. Pag nalaman po na minamaltrato talaga sila, siyempre alamin natin ano ba yung ipapatawag din yung mga magulang. Kung may talagang dahilan or walang talagang naaabuso ang karapatan ng mga bata, may karapatang ano din naman. Depende sa degree, no? Paano yung abuso na sinasabi? Ano ba siya? Physical? Mm-hmm. Neglect? Mm-hmm. Yung mga ganon. So may mga categories tayo ng abuser. Mm-hmm. Kung immediate na need, walang nag-alaga, infant, halimbawa ilang taun yan, ipu-pull out natin. No, in this case, ma'am, is 13, 11, 10, and 6. Okay. 13, 11. So walang nagaga-guide. No, meron ma'am. As of now, ang nag-alaga ay si babae at may allegation nga lang itong si lalaki na si babae daw ay nananakit dito sa apat na bata. Pero sinasabi ni babae, hindi, si lalaki nananakit. Meron pang mga salita na kinakadinahan yung mga bata. Okay. Papaan natin yan, sir. Papaalam po natin ngayon. Pabababaan po natin. Okay. So, with ano yan, may mga coordination po yan sa mga barangay officials. Okay. Malutasan agad, mabigyan agad ng attention. Sige. At kalutasan sa problema. Okay. And then, kapag nakita nyo po na talagang totoo yung sumbong na yung mga bata ay minamaltrato, alamin kung sino nagmamaltrato at kasuhan ang dapat kasuhan. Pwede naman po. Mm-mm. Very good. Yes po. Sige. Mm-mm. Ngayon pa lamang, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyo, Ma'am Consuelo Paolo, Social Worker Officer 4, MSWD. MDSW. Sorry, pati ako. Nalito na. Manila. Manila Department of Social Welfare. Okay. Sige, thank you for the report. Can I get the exact datos, data? Ma'am, off-air na lang po muna. Kasi yung mga pangalan bata, hindi dapat namin ibigay. Sige po, off-air po, ibigay namin lahat sa inyo. Ha, ma'am? Sige po, opo. Hintayin po namin, sir, ang inyong report. Ma'am Consuelo, mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo, sir. Thank you po. Thank you po. Chairwoman Diana Espinosa, ma'am? Chairwoman? Okay. So, sabihin nyo kay Chairwoman na mag-cooperate na lang kay Ma'am Consuelo. Chairwoman? Okay na po, sir. Kasi sa pag-imbestiga ng social worker, kasama doon sa tatanungin ang barangay. Apo. Diba? Tatanungin yung mga kapitbahay. Of course, tatanungin yung mga bata, interview yung mga bata. So, ganun yung maging proseso. Ganun lamang po muna, ma'am, ha? We will investigate. Natuwa kayo, sir? Talagang natutuwa ako, sir. Malalaman ang katotohanan, sir. Bakit? Galing ng drama. Pangarap na pangarap ko malalaman ang katotohanan, sir. Matagal ng panahon ko yan, sir.
sa totoo lang, gusto na rin naman magsalita yung mga bata. Kasi yung time na yun po, sir, bago po ako pumunta po dito. Mga bata meron? Ano po? Nag-ano po? Lalagpo yung cellphone. Okay, sige po. Mag-newsbreak po muna tayo. Sige, interested po talaga ako dun sa kapakanan ng mga bata. Salamat din. Natatakot po ako. Ang gusto ko lang po, sir, tatanungin ko po siya. Sige, tanungin mo. Ito lang naman ang itatanong ko sa kanya eh. Ipapaamin ko lang naman kung paano. Kasi ayaw ko rin naman siya mapahiya eh. Nung time na nakikita ko siya na pinalo niya ng dibumba na kalan yung anak ko nga, dinala ko pa sa hospital. Oh. Aaminin mo yun? Oo, sir, hindi. Hindi yan pinalo, sir. Oh, diretso pagkasagot, sir. Hindi pinalo, sir. Nakita ko, dinala ko sa hospital yung bata. Oh, hindi ko yung pinalo. Ito ang nangyari, sir. Gabi, madalas na nga gabi umuwi ang bata. Pagkatapos noon, sa inis ko, sir, pinapahugas ko ng mga plato ang bata. Pagkahugas ko ng plato, sa inis ko kaya yung bata na yan, yung dibumba sa kalan, inihagis ko lang. Ito, sir, nakausap po yung bata nung nandun sila sa hospital, ang doktor. Okay. Ang sabi ng bata, sabi ng doktor, hindi to nabali, boy. Yung muscle daw, pagka okay, natinaman so, ng muscle. Okay, so ma'am, nasagot na niya yung tanong mo. Sabi daw ng bata, ang doktor okay, sa kanya, nakausap sige po si KJ, okay, pag tinamaan ng masakit ang mama, tibay na ba, na ano yung muscle natin. Ang tanong lang, sir, umahaba tayo eh. Dapat yung tanong, kunting maiksi lang sagot. So pinalo mo raw ng dibomba. Hindi, totoo yun, sir. Okay. Inihagis ko, sir. Diba, nagsinungaling siya, nakita ko po paano niya pinalo. Dahil nandun ako nung time na yun. Sige, walang problema yan. And then, pinalo niya ng kadina, kinuha niya yung kadina doon sa... Yung bata. Yung bata, pinalo niya ng kadina. Okay, sige, tatawagan natin bata mamaya. Okay, sige, newspeak na muna tayo. Walaan mo na salita. Oops! I-mute ang mga mikropone lang pareho. Paalam tayo for the news break. Okay, kalas. 2:51 po ng hapon at ang oras po na yan ay atid sa atin ng Movit Discarding Tapat and Pagoda Air Freshener. Ang paboritong air freshener ng bayan and family, rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. At mga kapatid, ang bahaging ito ay atid din po sa atin ng Samsung Plus Herbal Capsule Gold. At dyan lamang po kahit magbabalik po ang Wanted sa radyo. Idol. Ikaw ang idol ko. Idol ng mga Pilipino. Totoo sa paghahatid ng balita, impormasyon, serbisyo. Totoo sa'yo, 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Pinatili pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato, epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Ang mura naman! Dito ka na. Sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine
ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na. Sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato, epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cosin ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Isang pagpupugay sa mga bayani ng ating bayan na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan at kasarinlan. Ating alalahanin ang kanilang tapang at sakripisyo at naway magsilbing inspirasyon sa ating lahat. Ang kanilang dedikasyon sa pagtataguyod ng ating bayan. Isang araw ng paggunita at pagpupugay sa mga tunay na bayani ng Pilipinas. Sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Ipagsigawan ang pinagdadaanan. Why hold back? Kung makakagaan naman ang kalooban. Si Nora, sabi niya, shoutout sa sarili ko. Naku, kailangan ko bigyan ng lakas ang sarili ko kasi pagod na pagod na pagod na ako. Sabihin na yan sa inyong chika tita, Laila Chikadora. Kaya kayo mga bagets kayo ha, makinig kayo kay Tita L, makinig kayo kay Tita Laila. Yung mga nanay nyo, mahalin nyo yan ha. Shoutout, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Maging handa para sa El Nino. Gumamit ng water-efficient gadgets tulad ng high-pressure, low-volume hose at showerhead, faucet o gripo na may aerator at double-flush toilets. Maging handa sa panahon ng tagtuyot ang
El Niño Advisory ay mula sa Pag-asa at Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi naman hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Eh, totoo naman, mayroong ganyan. Oo, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema to si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, nag-aanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil, sa iba niya po hinanap. Oo. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Totoong abot na abot ang 92.3 True FM. Saan man may Pilipino, saan mang panig ng Pilipinas. Sundan ang at Radyo 5 True FM sa aming social media accounts at mag-subscribe sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram at sa X o Twitter. Radyo 5 True FM. Tunay na kapatid. Maaasahan on air at online. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa totoo. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5, True FM. Gika? Oo naman. True na ba yan? As in, Gigi na? Oo! Abangan! Ang kauna-unahang pinaka-astig na game show sa 92.3 Radyo 5, True FM. Malapit na malapit na! Dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. POD ng hapon, nagbabalik pong wanted sa radyo. At ito okay, po, stop. Idol. Stop, okay. I would like to make a statement. This will be the first and last statement that I will make pertaining to this matter that I'm going to tell you. Una sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa tiwala na ipinapakita sa akin ng taong bayan. I'm very grateful from the bottom of my heart. Seriously, thank you so very much. On the other hand, request ko lang po sana sa mga survey company, huwag nyo na po isama ang pangalan ko, please lang. Nagkikiusap po ako. Especially sa 2028, please huwag nyo po isama ako dyan because wala sa utak ko po yung 2028. And it hurts me actually na nag-uumpisa pa lamang tayo, itong administrasyon, baby pa lamang, pinag-uusapan na natin kung sino maging kapalit sa baby na yan. No, we should be talking about how we can support this administration going towards its goal hanggang sa ma-achieve it
pagdating ng 2028. Pagdating ng 2028, that's the only time that we have to talk about kung sino ang karapat-dapat na mamuno ng bayan. Anong nangyari, sa unang taon pa lang ng administrasyong ito, pinag-uusapan agad natin kung sino maging kapalit. Bad, wrong, mistake, error, yung sinasabi ko palagi rito, no good. Kasi, unfair naman sa administration na ito. Who's doing good? Who's doing good? For me, the present administration, PBBM, is doing a very good job. Let's support him. Ang nangyayari, pinag-usapan agad natin kung sino maging kapalit. Gumagawa tayo ng survey na sinasabing ito ang maging magandang kapalit after him. Don't. Let's support this administration. Kung ano yung mga pwede natin maitulong, lahat tayo magkaisa para sa ating bayan to. Okay? Now, number two. Kung hindi kayo pwedeng pigilan, eh yun talaga ang trip ninyo, please lang, huwag nyo po akong isama. Maglagay na lang kayo ng mga ibang pangalan dyan. Please, huwag nyo ko isama. Kasi pag sinasama nyo ako, dito ngayon nagkakaproblema, nagkakagulong marami. Supporters ko, supporters ng iba dyan, nag-aaway-aaway. Ngayon, kung ano ng mga istoryang lumalabas against me. Kung ano ng klase mga fake news ang lumalabas sa akin. Kaya ngayon din ako tumitingin ng YouTube, Facebook, TikTok dahil palagi na lamang pagpuna tungkol sa akin. Wala nang akong mabuting ginawa, kundi puro mali. Simula kasi nang lumabas itong mga survey na ito. Nung wala pa itong mga survey ito, nakakapagtrabaho naman tayo. Although ngayon kahit na may survey yan, kahit na anong paman yung mga lumalabas sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, I don't care. Tuloy-tuloy ako sa pagtatrabaho, nakikita nyo naman po. Hindi po ako nagpapadistract because that's my personality ever since from day one. Ganun po talaga ako, yun ang pagkatao ko. However, naawa lang po ako doon sa mga tinutulungan ko, pati sila po nadadamay, even some of the people that I know and including people that are connected to me, my family, silang apektado. Ako, sanay po ako, veterano po ako dito. I've been here for more than 25 years, tama? Opo, dekada na, sir. And still going strong. So, you cannot break me. That is a promise. Ang kinakaawaan ko lang, yung mga tao na lumalapit, umaasa sa programa. Pati yung programa, sinisiraan. At nakikita nyo naman kung gaano kaligit itong programa at gaano kaligit ang ginagawa natin sa Senate. Ako at yung mga kasamahan ko sa Senate, we continue doing our job. And just like people in the Congress, sa lower house, everybody's doing their job. Siguro ang pinakamaganda, yung mga nagsisurvey, do your job, mag-survey na lang tayo ng ano bang kailangan ng mga Pilipino. At yung mga survey na yon, yun yung magiging basihan ng mga namumuno sa atin para yun yung gagawin ng trabaho. Huwag yung sino ang maging presidente sa 2028? Sino maging vice presidente? Sino yung Poncio Pilato? Wag. Hindi po healthy yun para sa akin. So again, let's not talk of 2028, please. Let's talk of how we can help this country achieve its goal for the benefit of the many. And who are these many people I'm talking about? They are the poor. Sila po yung nangangailangan ng tulong natin. Hindi po natin kailangan na sila ay madamay doon sa nag-untog ang bato, kayo po. Tapos sila yung tinatamaan. So, again, like I said, tama na po muna. Huwag nyo na po isama. Gusto nyo sama si Sherry. Oh. Okay lang. Sherry, sama nyo sa survey. Oh, sama nyo si Odette. Sama nyo si Ranet. Walang problema. Huwag nyo po isama si Rafi Turfo. Please, please, please lang po talaga. Seryoso po ako from my heart. Next time sana, pakiusap ko, huwag nyo na po ako isama sa survey. Please lang. SWS, Okta Research, ano pa ba yung Pulse Asia, kung ano pa man dyan mga survey company, ako po yung nakikiusap sa inyo. Please, do not include my name doon po sa mga survey. Marami naman tao pwede dyan. Karapat dapat mailagay dyan. Sila po ilagay nyo. Huwag lang ako para naman tuloy-tuloy ang trabaho natin lahat. Okay? Maliwanag! 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 Like again, first and last, wala na kayo maring sa akin tungkol dito. Let's move on. Anong sunod? Okay po. Ito po, Idol Rafi, yung inere po natin noong March 22 at meron pong YouTube title na Mga Empleyado ng PNR Nagpasaklolo kay Idol. At meron tayong flashback video, panoorin po natin. Tuloy po yung NSCR project po. Bali, ang hinihiling lang po namin sa pamunuan ng PNR o DOTR na magkaroon lang po sana ng konsiderasyon sa maapektuhan
pag natuloy po yung NCR. Dahil hindi naman ho talaga hihinto ho ang operasyon ng PNR, ililipat lang po natin ho mula Calamba hanggang Legazpi po. Kaya ang plano ho sana namin, magkaroon ng mga dormitoryo para sa kanila. Inaayos na ho namin yung mga dormitoryo. Gusto ko po kausapin silang lahat at ipaliwanag sa kanila anong plano ng PNR para sa kanila at ano yung kanila ma-expect. Opo, opo, opo. Maraming salamat po doon sa intervention niyo po. Sinamahan po ng reporter po natin yung humigit pa 306 na katao po ng PNR Idol. Sige. Si Chairman Michael Macapagal ang mismong chairman ng Philippine National Railways. Siya po ay nakipag-ugnayan sa atin at siya mismo ang gustong makipag-usap on air tungkol sa naging reklamo ng kanyang mga empleyado sa atin noong March 22. Ngayon ay nasa linya na siya. Mr. Michael Macapagal, Chairman. Sir, magandang hapon. Sir, magandang hapon po, mahal na senador at sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa mga empleyado ng Philippine National Railways, doon sa mga apektado ng pagsasara ng linya natin dyan sa Metro Manila. Magandang araw po, magandang hapon at gusto ko lamang sana po magdagdag ng konting impormasyon tungkol dito sa problema na to. Sige, ano po yung impormasyon na yon na kailangan po namin malaman, sir? Oho, salamat, sir. Alam po ninyo, mula nung nagkaroon ng konting discussion, dyan po sa programa ninyo. At in fact, before the discussion sa programa ninyo, Senator, lumapit po ang mga apektado na empleyado sa akin at nag-usap-usap po kami. Mm-hmm. At nag-usap din kami ng management ng PNR. At nais ko lamang pong ipaabot sa kaalaman ng ating mga empleyado na gumawa po kami ng tinatawag na placement committee. No? Alam po natin na marami ang hindi kaya o ayaw o for one reason or another, mahihirapan na sumama sa Bicol, o sa paglilipat sa Bicol. Pero meron din naman na gustong sumama, no? Mm-hmm. Pero para doon sa mga hindi makakasama, nagkaroon po ng konting pag-uusap, kung maaari, ilipat na lamang o tingnan ng available positions, sa ibang mga ahensya under the DOTR family, itong mga kababayan natin at mga empleyado natin apektado. Okay. Sige, sandali lang po sa rat na nakaredy na rin po si Mr. Ramel Mercaida, Hernani Canlas, Norman Christopher, etc. O et al. Para kunin natin silang reaction doon sa mga sinabi niyo po. Magandang hapon po sa inyo, mga empleyado ng PNR. Ayun. Ano yan? Hello. Okay. Hello, sir. Hello po, magandang hapon po, Senator Lati. Ayun, very good. Okay, sir, last time nandito kayo sa aming studio, ang kausap natin ay si Yusek Jeremy Regino, yung Undersecretary for Railways ng DOTR. Ito ngayon sa atin, si Chairman Michael Macapagal ang nasa linyang telepono naman at siya po ay nagbigay ng statement. Ano po yung reaksyon niyo doon sa statement na narinig niyo from him? Doon po sa statement po ni Chairman, nalulungkot lang po kami dahil nga po na dumating po yung araw na nag-stop operation at ito po kami yung mga empleyado na naapektuhan, natenga, nawalan ng trabaho. May mga ino-offer namin o ino-offer na trabaho para sa amin. Mm. Yung iba ay hindi naman po makakwalifikasyon sa inabot po na nila na sa edukasyon. Mm, okay. Stop po muna, isa-isahin natin, sir, para hindi tayo mapahaba ng gusto. Okay. So, Chairman, doon sa mga empleyado na gustuin man nilang lumipat o doon sa Bicol na nabanggit nyo kanina, pero they're not qualified because of the education na required doon sa position and they don't have that experience kasama pa dyan. So, ma-out sila. So, paano sila po? Matagalan sila sa inyo sa PNR. Years and years na na-invest nila. Magandang tanong po yan, Senator Rafi. Yes, ganito po,
Kasi sa gobyerno, alam naman natin na mayroong mga minimum requirement katulad ng civil service eligibility, no? And educational eligibility, no? Subalit, hindi po tayo limitado sa DOTR lamang naman, ano? Mm-hmm. Meron po tayong mga kontratista o ang tawag dyan, mga contractors, ano? And vendors, ano? And suppliers, ano? Mm-hmm. Nakaakibat ng DOTR mm-hmm. dito sa tinatayong NSCR project, no? Mm-hmm. Kaya yung mga iba na unfortunately hindi po sila qualified, ano? To work in other agencies under the DOTR, eh pwede naman sa private. Pero saklaw pa rin ng DOTR, ano, DOTR family. In other words, kaakibat pa rin ho sila ng PNR at saka ng DOTR. Mm. Kaya nga ho, nabanggit ko kanina itong placement committee na to, napakahalaga ho nito, no? Kinuha lahat ng mga pangalan nila. In fact, ang deadline yata is today, ano, for them to submit all of their names and all of their PDS para po maipadala yan sa mga contractors and okay, private po. Sir, who are doing... Okay, sorry sir, ang follow-up question ko ngayon, sige, maganda po yung narinig ko, napakaganda nga po kung tutusin. Ang tanong ko lamang po sir, so may gagarantee nyo po ba na sila po, ito mga madi-displace dyan sa PNR dahil may requirement nga po, sabi nyo, gobyerno, etc., maigagarantee nyo na sila i-absorb ng mga private contractors na kapamilya rin ng PNR? Can you guarantee it? Napakagandang tanong po. Sa mga empleyado po ng PNR, ano, bago lamang po ako dyan, I've been with PNR for 1 year, ano. Okay. Pero gusto ko lamang malaman ho ninyo na ang tatay ko po ay dating labor leader, ano. Anak po ako ng abogado ng mga laborers dito sa Subic, no. Kaya okay, ang puso ko ho, kakampi ng mga laborers, no. Okay. Gusto okay ko lamang sabihin sa inyong lahat, ang tanggapan ko po ay bukas. Kung hindi ko man magaranti na lahat kayo matulungan, ang magagaranti ko po ay gagawin ko ang lahat para maraming matulungan. Pwede rin namang job order in other DOTR agencies. Hindi naman kinakailangan permanent agad. At saka gusto ko lamang pong igiit din na meron tayong training ngayon na program which is free under the Philippine Railway Institute, ano, para sa pagbubukas ng PNR after the construction, mabibigyan po sila ng ang tawag dyan, first priority. Ayun, okay. Sandali po, sir. Si Attorney Gail De La Cruz, si Senior Legislative Officer natin to sa SRT, Office of the of Senator Raffy Tulfo. Tanggapan po natin sa Senado. Attorney Gail? Magandang hapon po, Sen. Ikaw yung sumama, no, sa mga complaint natin sa PNR doon sa nangyaring pag-uusap between DOTR and itong mga complaint Apo, natin. Anong nangyari doon sa pag-uusap, Attorney? Nagkaroon po ng dialogue between yung mga workers po ng PNR na maapektuhan dito sa suspension and si USEC Jeremy Retinio po ng DOTR. Mm. Narinig po natin na itong project pala na to is going to be funded by the ADB. So, meron pong allotment. ADB is Asian Development Bank. Yes po, opo. Okay. Opo. So lahat po ng budget dyan ay subject to the approval of the ADB. Okay. Ngayon, ang sinasabi nila, since mga job orders ito, wala pong parang katumbas ng separation pay na entitlement. Pero mabibigyan sila ng parang pangtustos o panggastos during the period na mawawalan sila ng trabaho, dun sa mga above minimum wage, makakakuha sila ng worth 2 months na salary. Mm, okay. Yung mga below minimum wage po, makakatanggap sila ng worth 4 months. Pero teka muna, Attorney Gail, paano naman yung nakapagtrabaho na ng 20 years? Yun po pumapasok yung problema natin. Yung hinaing nung lalo na yung mga tellers
Kasi okay, yung mga nagbibigay ng ticket, marami po sila, karamihan po sa kanila, more than 10 years, even 20 years of in service na kaya po. Kaya nga, kung 20 years ka tapos ang mabibigyan sa'yo, worth 2 months? Yes, worth 2 months. Yun, dun po pumapasok yung medyo unfair po yung competition. Mukhang masakit sa tenga po yun. Sakit. Hindi, sabihin kaya masakit sa tenga sa pandinig. Yung ganun, Attorney Gail, na 20 years ka nagtrabaho tapos tatanggalin ka, ang kapalit lang noon, pagtanggal sa'yo dahil hindi ka na ma-absorb, worth 2 months of your salary lamang, parang lokohan. Lokohan nga po, Sen. Tapos wala pang kasiguraduhan na mabibigyan sila ng panibagong trabaho. Buti sana po itatransfer sila. Pero ang sinasabi ng DOTR, magkakaroon ng placement committee. Kaya lang, placement lang yon. Tutulungan lang silang makahanap. E paano nga naman kung after 6 months or 1 year, wala pa rin trabaho, wala na po talagang pagkukuhanan yung mga na-displaced walang na employees natin. Walang wala guarantee. Wala pong guarantee. Oh, yun, sandali lang mga Attorney Gila. Chairman. Yes, sir. Okay. Apo. Ina-acknowledge ko po kayo po isang dating labor leader at kayo po ay anak ng isang labor ano sabi niyo po? Anak kayo ng dating labor lawyer. Lawyer. Opo. And I appreciate that and I salute you for that. You have my respect, sir. Pero yung sa akin lamang dito, Chairman, sana alam niyo naman na mangyayari pala ito a year ago pa, nakaplano to. Dapat planuhin niyo na rin kung paano po ang gagawin yung proseso para matugunan itong problema ng mga matatanggal sa trabaho. Dapat may long-term plan din ganito po kayo. Ganito po, sir, ano? Oho, ganito po, sir, ano? Pag upo ko nga dito sa PNR, ano? Doon ko natuklasan na napakarami nating mga job order employees, ano? And this was due to a rationalization plan na ginawa back in 2008 kasi po ang PNR operations sa napakababa ng revenue natin, no? Kaya po at that time with 3,000 permanent positions, ginawa na lamang 264 positions, no? Kaya nga po ang sabi ko, no? Pagkatapos na ma-construct ang NSCR project at pagkatapos or in the middle, ano? At or pagmalapit na, no? Itong restructuring plan, mamadaliin po namin, idadalhin po namin sa GCG at aprubahan para maaprubahan din po ng BBM at hindi na po maulit itong problema okay. Na to na nangyari good. Noong pang araw good. At hopefully within or during yes. My watch, maayos po yan moving yes. Forward. Agree. Number okay. One, sir, ano? Yeah. Number two, ito naman hong guaranteed. Hindi po guaranteed. Totoo yun, ano? Pero masasabi ko pong may control. May control po ang DOTR and PNR, ano? Dahil unang-una, ito pong mga agency na to ay nasa ilalim ng DOTR. Number one, ano? Number two, ito pong mga contractors are also under the control of the DOTR and the PNR. So, pag sinabi po namin na gagawin namin ang lahat ng magagawa namin in the placement committee, napakagandang ano po yan. Napakaganda okay. Na nagtsansa nila. Okay, so stop right there, sir. Sir, bago tayo mag-break. Umusan ito. Sige, sir. Gagawin yung lahat, lalo pat ito mga agency at mga contractor ay konektado rin po sa DOTR. Okay po ako doon. Wag lang po yung walang mangyari in the end, walang yung isang tao na 20 years nagtrabaho diyan hindi pala ma-absorb ng agency o ng private contractor ninyo. Ang mangyari is bibigyan na lang siya ng 2 months worth of his or her salary. Hindi po maganda sa akin yon, sir. Mukhang masakit sa tenga yun, sinasabi ko kanina pa po. Wag natin payagang mangyari po yon. I share the same feeling po. I sympathize with them. Masakit din po para sa akin na mangyari po yan sa kanila. In fact, hinarap ko po sila, pumunta sila sa opisina ko, humarap ako, lumabas ako, at kinausap ko po sila ng maayos. Ano? Kasama po natin yan sa PNR. Okay. Kung nakikinig sila ngayon, I'm sure nakikinig sila, ipaalam lamang po sa lahat na ang tanggapan ko po sa PNR ay bukas at yan pong placement committee na yan na itinatag ay aanuhin ko po, I will monitor that
very, very closely, you know? And yung counterpart niya sa DOTR, I will also be involved. Kaya we will make sure na gagawin po ang lahat na pipilitin naming mailipat, if not all, at least most of them. Lalong-lalo na yung matagal na nag-trap na nung kulan sa PNR. Okay. So ganito po ang suggestion ko sa Attorney Gail. Nandiyan ka pa rin? Attorney Gail? Yes po, Sen. Opo, okay. Nakikinig pa po. Second round of meeting or dialogue with DOTR and PNR this time around, po. Kasama na si Chairman Macapagal. How's that? At Chairman Macapagal, isama niyo na rin po yung tinatawag niyong placement committee. Kaharap po yung mga madidisplace na mga empleyado. Pwede ho ba, Chairman, sir? Yes, sir. Oho. Pwede so, po. Schedule po natin yon. So, Attorney Gail, pwede? Schedule natin? Okay. Yes, sir. Opo. Kasi para mas maganda po yung mga benepisyo matatanggap nila kasi unfair po yung ngayon pa lang na ino-offer nila. Ah, ako mismo hindi ako papayag. Masakit nga sa akin yon. Opo. Hindi ka, hindi ka tanggap-tanggap yon. Dalawang buwan tapos 20 years ka naghirap na parang kalabaw dyan. 20 years and then 2 months na matatanggap mo. Heck no. Diba? Opo. May additional po sila na in-offer na worth the 10,000 sa lahat ng mga tinatawag nila na inconvenience allowance. May yung mga qualified po na 10,000 pesos lang. Employees, 10,000 pesos one time big time dun sa mga below minimum wage, tapos kung senior, babae or PWD, may 10,000 po plus may 15,000 po na matatanggap yung mga matatransfer na employees from Manila to Bicol. Or dun sa Southern Tagalog. Pero hindi po kasi one time, big time din po nabayaran ng 15,000 po yun eh. Paano pag magtagal na magtagal yung suspension ng operations? Hindi po magkakasya yun. Kaya natatawa ako. Eh, 10,000 so kulang na kulang pa rin po. Anyway, sige. Schedule na natin yan. Yung pagkaharap. Kasama na si Chairman Macapagal pati yung placement committee. Kasamaan mo Attorney Gail. Sir Ramel, okay, bago tayo mabusan ng oras, sige po, schedule po natin yung susunod na dialogue sa DOTR kasama po si Chairman Macapagal, Chairman ng PNR at yung aming legislative officer na si Attorney Gail De La Cruz, okay? Sige po, Senator. Sige, salamat po. So, Chairman Macapagal, okay. Maraming salamat po sa tanong binigyan niyo po sa amin, Chairman Michael Macapagal, sir. Maraming salamat po, Senator Tulfo, Senator Rafi. Thank you po, sir. Magandang hapon po. At thank you, Attorney Gail. At thank you. Magandang hapon din po, Sen. Salamat din po. Tapos 10,000 para sa abala. Ano to? Pambili ng popcorn? Although hindi ko minamalit yung 10,000. Malaki nga yung 10,000. Marami ang pabilihan. Pero pag-usapan natin, yung naabala ka after 20 years ka, sabi yung below minimum. Oh. Kung sino pa yung mahirap, yung pa... Ito sinasabi ko eh. He was less in life, should have more in law. Yan yung sinasabi ni dating Presidente Ramon Magsaysay na palagi kong paulit-ulit na binabanter. Yung mga maliliit nating kababayan, yung mga kapuspalad, yung walang-wala, sila dapat ang binibigyan ng malawak na karapatan ng ating batas. Ang nangyayari, sila ang palaging naapi. Tingnan mo lang kung kayo po nanonood ng programang ito. Sino po palagi didihado? Yung mga maliliit. Pupunta rito. Papasukin yung bahay ng bonnet gang na pulis. At sila na ngayon pinasok ng bahay, sila na ngayon inabala, sila pang nakakasuhan, sila pang makukulong. At yung pulis na nakabonnet, pumasok sa kanila, tawa-tawa, nakawala. Eto rin o. 10,000 pesos sa pobre. I'll call it pobre because below minimum eh. Sinabi eh. That's poor. Opo. Poorest of the poor. Kung ikaw ang minimum, poor ka na eh. Nasa ABCDE. Nasa E category ka na eh. You're already poor if you're... Magkano lang yung minimum ngayon? Now, below minimum, you're very poor. Kaya yung very poor, 10,000 kasi very poor ka. Anyway, hopefully masosolve po natin itong problema. Magaling naman ito si Attorney Gail, yung ating ano dyan sa Senate, ayusin niya itong problema. Naikisimpatiya talaga ako dito sa mga complaint natin sa PNR. Although I really respect
Chairman Makapagal, nakikita ko rin yung puso niya ay para sa mga maliliit base sa kanyang mga sinasabi, pero he can only do so much dahil sa gobyerno siya. So may mga patakaran kasi sa gobyerno dapat susundin, kung hindi ikaw naman makasuhan. So naintindihan ko rin yung kalagayan ni Mr. Makapagal. Pero Mr. Makapagal, do your best. Do your best. Na para matugunan itong problema ng mga maliit nating kababayan. Itong palaging mga naapi. Kasi nandito sila last time, di ba? Apo. Ang dami nila. May 20 years, 25 years. Apo. 30 years. 30 years pa. Apo. Job order lang. So ngayon, mawalan silang trabaho dahil may bagong proyekto. Ililipat sila, hindi sila qualified. Ang bibigay sa iyo, salamat, sorry sa abala, ito 10,000. Mm-hmm. Sana ma. Sorry ha, kung minsan napapaganito tayo eh. Diba? Wala silang pakialam sa mga hirap. Itong sabi ng isang netizen. I don't know. Wala ba talagang pakialam? Maybe true. Maybe very true. Or maybe very, very, very true. Sabi ni Heng, ako na yung sabi, si Heng D. Si Heng D nagsabi niya na eh. Pag makumpisahan, ikaw si Heng D, parang manok, ginaganong-ganong ako na Heng D. Para kung pinapasabong ako to si Heng eh. Pinapainit ka po. Mag-news break tayo. Sige, bago tayo mapasabong ni Heng. Okay, sige. Salamat po. At mga kapatid, magbabalik po ang Wanted sa radyo. Diyan lamang po kayo. At ang oras po natin ay 3:30 po ng hapon. At ang oras po na yan ay hatid sa atin ng Federal Tires. And ang BDO, mahalaga po ang pagkakaroon po ng ipon kahit ano po ang estado po ninyo sa buhay. Pero sa totoo lang, hindi po ito madaling gawin, lalo na sa panahon ngayon na palaki ng palaki ang gastusin. Mas extra challenge po ito para sa mga tao o sektor na hindi pa gaanong pamilyar sa mga tamang paraan ng pag-iipon o pag-aalaga sa kita. Halimbawa na lang po dito ang sektor po ng mga mangingisda. Kaya naman po nagsanib puwersa po ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, USAID, Fish Right, and BDO Foundation sa pagbuo po ng Fish and Learn para mas may pa-improve po natin ang financial literacy ng mahigit 1.9 million na mangingisda sa bansa para mas maging madali po sa mga mangingisda at kanilang pamilya na maintindihan po ang usaping pinansyal. Dinisenyo po ang Fish and Learn na isang laro o interactive game. Mahusay na strategy, di ba? Natuto ka na, naaliw ka pa. Sa Fish and Learn, may mga lessons po sa savings, budgeting, and financial planning. At yan po ay ang bahagi po at isang paalala po mula po sa BDO Foundation para po sa ating mga mangingisda. Doon po yung sa sinabi ni dating Pangulong Ramon Magsaysay na he was less in life, should have more in law. Ang ibig sabihin kasi noon, yung mga maliit nating kababayan, yung mga nag-hikaus, maliliit, may hirap, dapat magkaroon ng mas malawak na proteksyon sa batas natin. Bakit? Kasi nga mahirap sila, wala silang pera. They cannot afford lawyers. They don't have money to buy influence, to buy people in power. They don't. That's why the law will come in for them. The law should be the one protecting them because they don't have anything. And all they have is the law. At ito pang nakakasama ng loob. Yung mga nakaluklok, kasama ako dyan. Lahat po kami mga politiko ang naglukluk sa amin ay may hirap because majority of the Filipino people are poor. Although I do acknowledge AB, mahalaga din po kayo sa lipunan namin, natin. Yung mga mayaman, the middle class, you guys are important. Of course, you're part of the society, you're very important. Pero, itong masa na napakarami nila, na ito ang mga naghihirap. Ito ang mga nagluluklok sa mga taong gobyerno, sa mga politiko. Sila ang nadidihado. Diba? Yun yung ibig sabihin doon sa ano ni Ramon Magsaysay, dating Presidente Ramon Magsaysay. Because the poor, especially the poor of the poorest, they don't have anything. They don't have nothing. All they have is the law that should protect them, to help them. Diba? To be there with them. Wala. Sila ang pinipitik-pitik, sinisipa-sipa lang. Kurso na dahil lang dyan. Gusto kita ang kulong dahil mahirap ka. Pwede. Walang, ito ha, totoo to sa experience ko dito.
ang isang mahirap dyan sa kanto, tapos meron isang abusado mayaman o government official o pulis, pwedeng pakulong isang mahirap. Gagawa lang ng kaso, lalo pag pulis. Sasabihin lang, sinisita ko kasi may nakita akong knife sa tagiliran niya. Sasaksakin ako o sinipa ako. O, sasabihin ng pulis, inaakus, eh, pukulayin ko siya dahil ina-assault niya si pulis. Tama? Kaya sa Pilipinas, parang bang lumilitaw, bawal ang maging mahirap. Dahil kapag ikaw ay mahirap, madali kang api-apihin. Which is maling-mali, pinakamali sa lahat ng mali. Anyway, wag mo ako ano si itong si Heng, inaano ako ni Heng. Heng, di may comment na naman siya. Wag mo na tingnan. Sige na. Sige, news break na tayo. Ang babalik po ang wanted sa radyo, Ma'am Heng, di mamaya na kayo mag-comment. Baka minitulo ni Idol. Diyan lamang po kayo at magbabalik po ang wanted sa radyo, mga kapatid. Pinarangalan ng PMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 PM sa TV5. Isang pagpupugay sa mga bayani ng ating bayan na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan at kasarinlan. Ating alalahanin ang kanilang tapang at sakripisyo at naway magsilbing inspirasyon sa ating lahat. Ang kanilang dedikasyon sa pagtataguyod ng ating bayan. Isang araw ng paggunita at pagpupugay sa mga tunay na bayani ng Pilipinas. Sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Ipagsigawan ang pinagdadaanan. Why hold back? Kung makakagaan naman ang kalooban. Si Nora, sabi niya, shout out sa sarili ko. Naku, kailangan ko bigyan ng lakas ang sarili ko kasi pagod na pagod na pagod na ako. Sabihin na yan sa inyong Chika Tita, Laila Chikadora. Kaya kayo mga bagets kayo ha, makinig kayo kay Tita L, makinig kayo kay Tita Laila. Yang mga nanay nyo, mahalin nyo yan ha. Shout out! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Tuwing tanghali hanggang hapon, Heart to Heart, kasama si Kuya Boy. Alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, kay Christy at Romel Chica. Christy for Minute, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Idol Senator Raffy Tulfo, Wanted sa Radyo, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Cheryl Cosim, Sagot Kita, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita Pilipinas, alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes, tutok na sa Radyo 5, True FM. Bawat tao may pagsubo. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Eh, totoo naman, mayroong ganyan. Oo, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng
ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil, sa iba niya po hinanap. Oo. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. May gusto ka bang i-share sa programang Sana Lord? Mga kwentong kakaiba at kapupulutan ng aral? Ipadala lamang yan sa aming email address, sanalordsaradyo5@gmail.com. Maaari rin kayong sumali sa aming Facebook community page. I-type lang sa search box, Sana Lord sa Radyo 5, True FM. Official kwentuhan, Sana Lord. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sana kwento mo na ang susunod na babasahin ni Lord De Vera. Sana Lord sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Rafi Tulfo sa 92.3 Radyo 5, True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. 3:40 po ng hapon at nagbabalik po ang Wanted sa Radyo. At sa studio po natin, Idol Rafi, si Romana Libero. Okay. At si Aileen Santuya. At humihingi po sila ng tulong na maimbestigahan po kung ano po ang cause of death o ang ikinamatay po ng kanilang kaanak na si Mr. Rogelio Librero. Ito po okay. Si Nanay Romana and si Ma'am Aileen, Idol. Nay, magandang hapon po, Nay. Nanay Romana at si Ma'am Aileen. So, yung kinakasama niyo po yung nasa piitan ng PNP. Opo. Okay. At namatay po siya, nasa way. At ano pong sabi ng PNP, anong dahilan? Wala po silang pinaliwanag po sa akin. Walang pinaliwanag? Wala po. Kailan po nangyari ito? Nung Sabado po. Nahuli po siya nung Sabado, March 23. Sabado, nahuli siya. Ano opo. Pong kaso? Kung gambling ito? Po. Gambling lang? Opo. Kali! Ito na naman tayo eh. Sa dami-dami mga krimen nangyayari sa Pilipinas, pagtutuunan ng mga pulis ang gambling. Bakit gambling? E may pera eh. Easy money. Okay. Sige. So inuli siya, nagsusugal po siya. Anong sinusugal niya? Yung kara po. Kara ay cross? Opo. Huh! Sa lahat ng sugal lupa, itong pinaka sugal lupa, sa lahat ng sugal lupa. Papatulan? Kara ay cross? Ang daming krimen dyan. Although, bawal nga talaga kung tutusin, pero... Nasa lamay po kasi yun, Sir El. Last lamay, nakilamay lang po. Kasi kapitbahay po namin yung namatay. Pwede natin kausapin yung police. Ano, Odette? Andito na pala si Odette. Odette, welcome back! Si Odette. Na-miss mo ba, sir? Na-miss ko si Odette. Si Odette kasi, mga kapatid, nag-vacation po siya. Of course, matagal sa atin si Odette. Kaya libre siya mag-vacation isang buwan, dalawang buwan. One to sama, Odette. Siyempre, dalawang buwan. Two months, no problem, Odette. Oh, siyempre, ganun namin kamahal si Odette. Colonel Baisa, magandang hapon po, sir. Chief of Police ng Taguig. Ah, sa Taguig pala nangyari. Colonel, sir. Magandang ano po, magandang hapon po, sir. Okay, sir, ano pong kinamatay ni Rogelio Librero, yung nahuli po ng nagkakara-i-cross? Ah, ito po yung final diagnosis. Apa? According po sa autopsy, sir, cerebrovascular disease infraction, mid-parieto temporal coronary artery disease. Okay, in layman's term, ano yung sabihin po nito, sir? Siya po ay na-stroke at meron na heart attack po. Opo, sir. Multiple wound. Bakit po may multiple wound? Meron po kasi siyang sugat sa kanyang tuhod po. Ito po ay common po dito sa amin, sa mga nakukulong po dito sa amin. Kasi po, dito po sa amin, napakarami yung nakakulong po, sir. Teka muna, sir. Nakulong siya Sabado?
Opo. Ilang araw po siya nakulong? Isang linggo po. March 30 po. So after one week po siya, nagkasugat-sugat po yung kanyang tuhod? Yes sir, opo, opo. Bakit po nagkasugat-sugat ang tuhod niya? Sa ano po, sa sobrang init po, yung boil po, yung tinatawag po na pigsa, dito po. Ah. Opo, opo, opo. At ang sabi niyong dahilan sir ay sapagkat maraming tao? Marami, opo. Sobra-sobra po yung tao namin dito po. Okay, congested po. Correct po sir, correct po. Kahit po kami ay meron na po kaming may annex na po kami, ang marami pa rin po kaming nakakulong dito sa amin sir. Kaya nga po ito yung sinasabi ko po ano, at in fact nagpasa po ako ng bill patungkol po dito na ma-address po itong problema ito na kailangan na panahon na para maglagay po ng CCTV sa lahat ng police station, sa lahat ng kulungan. Of course, pwede lamang doon sa mga private section tulad ng kanilang palikuran. Pero sa loob mismo ng kulungan, may nakatutok na camera. Ito po ay para sa kapakanan ng mga inmate at kapakanan na rin po ng mga polis na nagbabantay. Di po ba? Opo. Meron naman po kaming CCTV camera nakatutok po dito po sa aming admin papasok po ng kulungan mismo. So pwede ho ba, okay, pero meron ho ba kayong CCTV footage na nakatutok po doon sa selda para ma-review po yan ng mga investigador natin from the time na siya ay pumasok sa kulungan up to the time na matay siya para malaman natin talaga kung ano yung tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay na sinasabi nga po dito sa death certificate na cause of death. Sa pagkakaalam ko po ay hindi po kami inaalaw maglagay ng mismong nakatutok sa CCTV fronting ho doon sa kanila dahil po ang aming mga palikuran ho ay bukas. That's not fair po. So ibig sabihin ang palikuran ninyo sa mga kulungan bukas. So ibig sabihin magkikita ng bawat isa yung kung hot body po sir na bukas po sir yung amin pong mga kulungan sir. Kaya nga po sir, okay lang po yung hot body. Upo lang naman po, di ba? So pag umupo siya, hindi na siya makikita. So ibig sabihin, dapat pwede nakatutok para ang purpose ko niyan sir, ba't ako nagpasa ng ganung bill, makikita, number one, maiwasan, makita yung sinasabi ng mga pulis na hindi namin binugbog yan. Kung meron CCTV, makikita na yung pulis, pumasok selda, kinuha itong si inmate at pinagbubugbog sa labas, number one. Number two, makikita kung talagang totoo na itong si inmate ay nagpakamatay. Number three, para makikita din doon kung si inmate ay binugbog ng kanyang mga kaselda. Kasi kadalasan, sinasabi ng mga pulis, pag namatay doon sa loob ng selda, sinuntok yan ng kanyang mga kasamahan, binugbog yan ng kanyang mga kasamahan o nagpakamatayan. Diba? Yun po yung mga proteksyon na maibibigay natin. Hindi lamang po sa inyo mga pulis, kundi maging mismo doon sa mga inmate, di ba sir? Colonel? Opo, sige po. At amin po aaralin po yan. At kung kinakailangan po nalagyan, ilalagyan po yung loob na loob na. Mas maganda siguro sir, bago magkaroon ng... Kasi pag naging batas na po yan sir, obligado kayo lahat. Pero for the meantime, habang hindi pa yung batas sir, baka pwedeng mag-comply na muna kayo para sa kapanan nyo na rin to. At hindi nakipagdudahan. Now sir, dito po sa death certificate, pulmonya ang nakalagay. Pneumonia. Bakit ni Bagkatugma dito po sa medico legal sa autopsy? Ito pong aming nakuha ang kopya ay galing po sa medico legal kay Lilia Cibundo. Sir, just to inform you sir na yung initial po. Kasi po ang nangyari po dito, ang mismo po ang kalibin si Ma'am po, yung inapati pong kaharap siya po ang kumuha po ng private na para po mag-autopsy. Okay, totoo ma'am? Opo. Okay, isa na lamang po Colonel Sir. Opo. Nahuli po ito si Rogelio dahil nagkakara i-cruise. Meron daw kasing patay doon at that time. Doon sa patay sir, merong mga nagsusugal din? Meron po, may nagbabaraha po. Pero yung karaklos lang po ang inano nila. Yun nga po sir, bakit po yung mga nagbabaraha doon, mas malaki ang tayaan, hindi po pinaghuli, yung pinaghuli yung nagkakara i-cruise na mas maliit ang mga pusta? According po sa report, ito lang po yung nakuha nila, nadamput nila. Kasi ito po usually, pagka nagkakaganto po, nagtatakbuhan po yan, mga yan. So kung sino lang po ang abutan. Oh, pero sir, doon sa lamay sir, hindi na kailangang magtakbuhan sila dahil hindi sila tatakot. Nandun yung besa at sila po ay naglalaro ng baraha.
Sir, ganun pa rin po yan, sir. Sa amin pong experience, sir, usually po, pagka po mga ganyan, ay talaga pong nawawala po ang mga tao kung sino lang po ang maabutan, sir. Sorry, sir, ha, pero sa akin po experience, at kuminsan po, napapadaan ako sa mga kalsada, nakikita ko po, nandoon marami, nagtitipon-tipon, may mga kasama pang mga bata, nanonood, nagkakaroon ng mga baraha, color game, pasugal. Kumisan pa nga, may tinatawag na yung, i-hire nila yung patay na walang kamag-anak, pinaparente yan, yung mga punerarya, tapos ilalagay dyan para magkaroon sila ng oportunidad na magpasugal, na hindi hinuhuli. Opo. Kaya nakapagtaka, yung mga nagsusugal, nandoon na mismo, malaki ang tayaan na sponsor o pasugal ng gambling lord, hindi hinuli. Yung si Caray Cruz, hinuli. So, nagtataka lamang po ako. So, siguro po, next time, sir, hindi lamang po sa inyo sa Tagiga, sa lahat po ng PNP, siguro sa susunod, pag may nagkaroon kami ng hearing, I'll bring this up. Eto na. General Melencio Nartates, NCRPO Chief. Magandang hapon po, General, sir. Magandang hapon po ako, Senator. Opo. Okay. Okay. Sinabi po ni Colonel Baisa, and hindi na po ako magtataka kasi this is not first time I've heard about incident na may mga namamatay na inmate dahil sa sakit, dahil nga po talaga congested po yung mga detention cell ng mga kapulisan natin. Paano po natin ma-address ito, General? Tama po. Tawagin natin. Okay. Para mas malinaw. Hindi lamang to sa NCR kundi maging sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kulang ba sa budget ang PNP? Then pagdating sa Senate hearing, sa Senate budget hearing next year, pwede kong ipaglaban to na taasan yung budget ng PNP para sa mga detention facilities nila. 'Di ba? Tawagin ulit si General. Colonel Baisa? Yes, sir. Opo. Doon sa detention cell na kung saan namatay itong si Rogelio, ilan lang dapat ang capacity at ilan yung nakakulong time na namatay itong victim? Dito po sa amin sa main, kaya nga po namin itinransfer dito from main namin dito sa Tuktukan ho, sa headquarters, doon po sa Camp Bagong Diwa, sa aming annex. Ang kasa po dito ay 60 lang. Okay. Ang nakalaman po dito ay 200 plus. Holy moly! Doon naman po sa annex, ang nakalaman po doon is 296. Ang pwede lang po doon ay nasa 100. Oh, okay. Sandali, ito na. Si General Nartates. General Nartates, sir, magandang hapon. Magandang hapon po ulit. Tapos, sir. Opo. Sample po, sir, itong sa Tagig. Oh, sabi ni Colonel Baisa, 60 lang dapat ang capacity ng isang detention cell nila, 200 ang mga nakadetine. Yung sa isa na naman, sabi niya, dapat 100 lang, 296 ang mga inmates doon. So how would you address this problem, General, sir? Actually po, yung detention cell na is for PNP lang po. Kaya nga po, ang directive ho natin is i-commit when once na ipag-commit yung kaso ng okay. Pero po man. Tatawagan ulit si General. So, Colonel Baisa, bakit inaabot po ng isang linggo yung mga inmate na may kaso? Bakit hindi agad-agad sampahan ng ipa-inquest and then para yung korte i-commit na agad sa BGMP at mas maluwang lang siguro sa CDJ. Tama po yun. Napakaganda po nung tanong ninyo. Ang sa amin po dito ay once na maintay po namin yung commitment order nila, lumabas po yung commitment order, that's the time po, ipapipisikal po namin, ipa-x-ray sa kapa po namin, itatransfer po sa BGMP, sir. Okay, bakit ito, sir, umabot ang isang linggo? Ayun po ang SOP po, sir. Okay, sandali po. Eileen, nakikiramay po ako sa inyo at ako po'y nalulungkot dahil this should not have happened dahil lamang sa Caray Cruz. Kung ako yung police, I would let him go. Uy, wag nyo na ulitin yan. Totoo po yan. Kasi kumisa discretion ng police yan eh. They have the power to make the decision whether or not ikulong o hindi.
depende sa gravity of the crime. Pero kung ito, para lang sa traffic, yung police na nakahuli sa isang traffic violator, he has the right to say, titikitan kita, akin ang lisensya mo, or sige, wag mo na ulitin yan. Karay, cross. Hindi naman mabigat na kasalanan to. Malala ko tuloy nangyari sa Bulacan, Karay Cruz naman ang pinunterya. Ni Karay Cruz. Tupada naman. Diba? Nagkahabulan. So, Colonel, Baisa, advice ko lang po, kung pwede po, Colonel, baka next time, maghanap-hanap po yung mga tao natin ng mga krimen, gumagawa ng krimen na medyo mabigat-bigat naman. Huwag naman po yung Karay Cruz. Actually po, yun naman din po talaga ang ginagawa namin dito sa Taguig. Sa pag-ikot-ikot din po ng ating mga pulis dito, nakikita po masyado po silang display sa kanto-kanto. Okay. Sige po. Yung mga kanto-kanto at nakakaharang po sila at itong mga Karay Cruz na talamak na, mga kung sino man yan at lumilitaw na sila ay nagnanakaw na, o di, sige, pwede niyo po sigurong ano yun. Pwede sigurong silang huli. Pero para sa akin, mas maganda hanapin niyo po yung mga snatcher. Yung mga hold-upper. Tama po, sir. Tama. Mas marami po yan sila. Diba? Yung Karay Cruz. So, magkano po yung nahuling ebidensya? Nandito. Sige, magkano po yung ebidensya? Nasaan ba? Nasa investo. Saglit po, tisese ko muna. Nandiyan na si General? General Tate, sir. Magandang hapon po ulit. Ayun, maganda na. Okay, audio. So, sir, sorry, naputol po kayo. Masama po yung yung signal. Sir, ano po yung sinasabi nyo kanina, sir? Kung paano susulbahin po yung congestion rate. Opo. Actually, nagbigay tayo ng direktiba para ma-decongest yung ating mga detention cell sa mga police station. Mm-hmm. Immediately after the filing of cases, is pinapakommit na natin sila sa BGMP in coordination with BGMP as well as yung mga court buo natin. Okay. Kanya nga lang, yung BGMP, mas malala o mas lubha ang congestion rate po dyan. Is, umaabot ng 300 to 700. When I was in Calabarzon, ganun eh. And I suppose, dito sa Metro Manila, ganun din po. Ayun. Ang rate. So, sobrang dami. Dito sa police station din natin, about ang congestion rate dito, if aking susumahin, about 300 din po sa ating mga detention center. Siguro, sir. Kaya nga, opo, papanahon na. Siguro, para madagdagan kayo ng budget, I'm serious, pagdating po sa Senate budget hearing, buhusan kayo ng budget, magpatayo kayo ng mga detention facilities niyo pandagdag, para ma-decongest naman po yung mga overcrowding at hindi mangyaring yung tinatawag na overcrowding. Sandali po, sir, ha? Si Dr. Lila Bondoc, bago tayo mabusan ng oras, naggawa ng autopsy. Dr. Bondoc, magandang hapon po, doktora. Magandang hapon po, Senator Rafi. Quickly lang po. So, sa inyo po palagay, may foul play ho ba o wala dito sa nangyari kay Rogelio, sa pagkamatay ni Rogelio? Based on my findings po, this is a natural case cause of death. Okay. Doon lang po yung siguro nagtaka sila dahil may sugat, wound lower extremities. Kaya po, kung paliliwanag ko po sa inyo yon, usually po kasi pagpasok, malalim, may crater. And this one po, mababaw lang siya, tsaka maliliit lang po, hindi siya ganun kalaki. Oh. And the reason kaya bakit siya lumaki, probably po nakamot dahil makate. Ah, okay. So, pero mabababaw lang po siya, sir. Yes po. Okay, so walang foul play. So siguro yung overcrowding nga po, yung tulad sinabi ni Colonel Baisa. Okay, sige po. Yes po. Tapos tinanong ko rin po kasi, sir, wala po kasing check-up eh. Ayaw. And knowing yung patient, 46, male, probably smoker, drinker, lahat po ng high risk nasa kanya, plus yung nandoon pa po siya sa loob ng kulungan, okay. Mainit po talaga, and that can add to the stress leading to the stroke of the patient, sir. Maraming salamat po, Dr. Lila Bondoc, madam. Thank you po. Thank you din po, Senator Rati. Mabuhay po kayo. Thank you po. So, General Natates, yan po, naring natin kay Dr. Bondoc. Siguro po, from time to time, yung mga inmate po, lalo sa mga overcrowding, wala tayong magawa, talagang ganon. Tingnan mo natin siguro paminsan-minsan o regularly yung mga inmates, kung kumusta na sila, kung may mga sakit na ba sila, pag may sakit, dalhin sa doktor, pag-abot, sir.
Tama po yan, sir. Actually, before, after the conduct of arrest, after ma-arresto yun, pinapa-medical legal po natin sila, pinapa-medical po opa, sila. Opa, ang ibig sabihin, sir, not after the arrest. Ibig sabihin, yung days after the arrest, kunyari, umabot sila ng 3 days, paano yung mga 10 days na dyan, 15 days yun? Sir, wala tayong time. Anyway, kakausapin namin kayo ulit tungkol dito, sir. Maraming salamat po, General Natates, at maraming salamat po, Colonel Baisa. Magandang hapon po sa inyong dalawa. General, thank you po, and Colonel, thank you po. So ma'am, ang mahalaga rito, walang foul play na nangyari. Anyway, ayusin natin yung sistema sa detention center ng mga kapulisan natin. Matagal na problema to, buti nga lumapit kayo sa akin. Usap tayo off-air. Tingnan natin kung paano natin ma-address. Okay, paalam tayo. Sir. Salamat po, Tashari Raman. Magandang. Rafi Tol po, mabuhay tayo mga Pilipino, mabuhay mga OFW. Saludo po ako sa inyo. Sa Bar Dagulan Serye. And samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Shari Roman. Magandang hapon po. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol. At syempre magandang po ito. Atid sa atin ang Robust Dietary Supplement Ferment, Diumatres at Diumayol sa bawat laban dahil sa Robust Astig ka. Ang Robust po ay 70 pesos SRP per tablet lamang. At meron din po tayong Robust Extreme para sa mababang romantic kasama si Mrs. Basta sa Robust Extreme, syempre astig na astig. Ito ay 140 pesos per capsule lamang at parehas pong available at mabibili sa mga drugstores nationwide atin sa atin ng ATC Healthcare International Corporation. At syempre, nandito na ang Fortune Pay. Skip long lines, pay bills online. I make sure na on time ako sa pagbayad ng bills. Kaya ginagamit ko ang Fortune Pay para online na transaction at mabilis na nakakatipid pa ako dahil may discount coupons pa to. Available po ang Fortune Pay sa Google Play Store at Apple App Store. So saan ka pa? Fortune Pay na. At syempre, ang driver natin for today ay... Syempre, mga kapatid, ang programang ito, mga kapatid, ay hatid din po sa atin ng Move It, Discarding Tapat. And para sa ating rider of the day, maraming salamat, Kuya Gilbert Panal Lut Chavez, na isang Move It rider na nasakyan natin kaninang umaga. Ayan, Move It rider. Yes. Na isang Move It rider. Thank you very much, Kuya Gilbert Panal Lut Chavez. Salamat sa pag...
Dahil dyan may 5-star ka. Uy, nabigay na ako ng tip. Kasi pag nag-5-star... Ay, nagbago ka na. Uy, nagbibigay talaga ako ng tip. Uy, dati hindi. O kasi wala akong cash. Medyo may kahirapan pa noong mga araw-araw. Oh. Pero, Tig-sampu-sampu lang. Kita mo naman ang pag-angat talaga, no? Naunahan mo yung mga... Tig-sampu-sampu lang dati ngayon, ano na, 20-20. Dati ko nakikisabay ka lang kay Ronnie. Uy, hanggang ngayon. Oo nga, pero dati as in literal motor, nakikisabay ka. Pero ngayon, nagtitip ka na. At tapos saka, hindi ka na nakikisabay. Oo, at saka maganda kasi sa Move It, mga kapatid. Pwede nyo siyang ipasok, kumbaga kung kapag wala na kayong cash, cashless na. Meron silang bank. Para hindi na hassle. Oo, pwedeng ano nyo na siya sa isang sack. Card nyo, doon na naka-discount. Ay, naka-discount na... Nakabawas na. Naka-auto-debit. Yan, naka-auto-debit na. Yan. So, thank you very much, ating movie. Siyempre, gusto kong palumpalo yung ating... Ano? Blush on. Alam ko yung eye bags yung palumpalo. Nasobrahan sa tulog. Sana all. Yun talaga, nako. Sana all. Yung ano, ang sarap kaya sa feeling nung... Kayo kasi nung nag-Holy Week kasi kayo sa Hong Kong, pagod-pagod kay. Oo. Ay, wait lang, thank you. Nagbigay siya ng Hermes na lipstick. Pang ano, red na red. Pag, red. Kahit nga hindi. Ayan na, mga kapat. First time ko makahawak ng Hermes na lipstick. Red na red. Suot ko kaya ito sa radyo mamaya? Oo. Lalo makikita at magkita ka ni Papa. Yun nga. Magbabanding kayo. Hindi talaga. So happy for you and I'm so happy for you din. Uy, may mga kasama tayo. Magkasama nyo na araw-araw si Papa. Ay, oo nga pala may kasama tayo. Yes. Introduce yourself. Hello. As a group of ayan. One. Magbabalik ang inyong intern from DLSUV. Pero recover lang ko sa karamdaman. Oh, kasi last time. May sakit. May sakit siya kasi yung... dapat siya yung sa nonchalant. Oo. Siya kasi si OA. siya. Sa amin kasi dalawa, ako si OA, siya si nonchalant. Oo, para balance. Ito naman kasi sa kanila, napatunayan naman namin, nonchalant talaga yung dalawa. Si Brendan, tsaka si sino yun? Si Ella po. Si Ella. Ayun. Uy, i-greet mo naman yung mga nakasama nyo sa Hong Kong. Ayo pala. Ay, de, actually, yung mga, hindi kami nag-meet and greet, pero may mga nakasalubong kami. Kasi semi-hiwalay kami nila Papa ng lakad nun eh. Kunyari, ikot sila, may sarili din kami ikot, lalo na ako solo, ganyan, minsan. Pero sa Hong Kong and sa Macau, ang daming nagpapapicture, nagsasabi na nanonood daw sila ng Barda, kaya yay! Nagte-thank you ako lagi. Tsaka, may mga na-meet ako na from Hong Kong chapter. Ay, na-meet mo yung ina natin ka, Barda? May iba. Na, literal, nakasalubong ko lang. Meron yung iba na sa airport din. So, maraming salamat po. And nakita ko naman sa mga mata nila na napapasaya talaga sila ng show. Kasi humingi pa sila ng ano, sabi nila, regards po kay Ma'am Shari, hindi nyo po kasama. Ay hindi, magninilay-nilay muna kami dalawa. Kasi hindi rin maganda like kami magkasama kasi sa cellphone, hindi okay yung pinag-usapan namin. Oy, nagnilay-nilay talaga tayo. Oo, hindi kami nag-usap. Ikaw nga lang, hindi ka nilay-nilay sa mga gastos at lalo na sa credit card hindi, mo. Hindi, kasi nilaspag mo ang credit card mo. Pinapatunayan ko kay Jesus Christ na kailangan ko pa tumagal sa mundong to. Kasi gusto kong patunayan na kaya kong bayaran yung mga yun. Nilaspag niya, tignan niyo yung binili niya sa akin. Pero okay lang. Kasi binili niya ako ng Hermes na lipstick. Papa-frame ko to kasi binigyan niya ako last time ng Chanel. Yung Chanel na yon ginagamit ko lang kapag may mga plakak na weekend. Ay, na lakad. Eh, ngayon, may jowa ka na. Sabay ka lang lagi. Ha? Sabay ka lang lagi. Pag sinabi... May jowa talaga ganun eh. May jowa ka na ba? Meron po. Ilan? Isa lang. Testing lang. Ilang years na kayo? 1 year po. Gusto niyo pa ba? Tumagal? Gusto pa naman po. Ilan taon ka na? 24. Pwede na. Nagsuschool pa, tama ba? DLSU. Nagsuschool pa. Pero parang late. Late ba? O kasi may key kasi, tutol? Hindi, me. Tsaka ano po, shifty po kasi ako, kaya nag-extend. Shifty? Muntik na.
Shifty pala, sorry. Shifty. Sorry. Ano yung shifty? Nag-iba po ng course. Parang ako. Pero 1 year. Oh, 1 year lang yung inanak. Ano ba yun? Hindi nilagay ko kasi baka... dito lang yan. Ayun, so... Uy, hello pala ulit sa mga kabarde natin. Yes. Uy, mag-comment kayo kung nakasama niyo si Senator Raffy o yung mga yung Tulfo family sa Hong Kong. Mag-post kayo dyan sa ano, sa Barda page ng mga picture. Yes! Kung nanonood kayo mga kapatid, i-post niyo sa Barda page yung picture niyo with Tulfo family. Ayan. At ilalike ni Ma'am Sel yan pag nakita. Diba? At ang ating Uy, ano ha? Last time... Biglaan akong nawala sa taping kasi may taping kami nung araw na yun. Kaya lang, pinalarga ako ng tatay. Oo. Shugod yarn. Oo, pinalakad ako ni Idol Raffy. Maraming salamat po sa mga taga Dumaran, Palawan. Ayan, yung mga ating mga bankero dyan. Maraming salamat po sa pagtiwala kay Idol Raffy. Kasi si Idol nagbigay ng 15,000 pesos each. Dun sa 35 na pamilya o pamilya ng mga bankero na apektado po ng modernization, yung bangka dyan sa Dumaran, Palawan. Ayan. Salamat po. Maraming salamat. Ang ating pag-uusapan for today's video is yung taxicab theory. Yun. Familiar ka dito, madam? Taxicab theory? Hindi. Ang alam ko lang taxi sa ibang bansa. Taxi cab theory, mga kapatid. Galing po yan. Actually, yung word na taxi cab theory is naalaman natin kay... Pero parang kay, nakikita ko na yan. Kung familiar ka kay sa Sex and the City. Kasi nanggaling yung word na yan kay Jessica Parker. Diba siya si Miranda Hobbs ba? Mm-hmm. Hindi, parang nakita ko yan sa isang issue sa FB. Oh, si sinasabi taxi nila cab. Ha, si Kim Chu and si Sian Lim. Oo. Oh, oh. Yun yung sinasabi pero nila. Pero hindi ko siya gets. Baka pwedeng i-explain mo sa amin as bagets. Mm-mm. No, didn't... Kasi mga auntie mo medyo tulog yung time na yan. Yung taxi cab theory, again, galing siya doon sa series na Sex and the City. At yan pong taxi cab theory ay sinabi ni, na-mention ni Miranda Hobbs, which is Jessica Parker, sa season 3, episode 8, nun nga, na nga series. At ang sinasabi po nila, ang taxi cab theory is parang, nag-a-apply to, nung sinabi niya to sa series, is nag-a-apply to sa lalaki. Na ang mga lalaki daw ay parang taxi cab. Pag inon yung light. Yes, diba? Kapag inon, ang tagal niyang bumabiyahe. Mm-hmm. Diba? Ang tagal niyang bumabiyahe, pero ang daming pumapara, may mga pumapara, pero hindi niya i-on yun, yung ilaw niya. Kapag ready na siya, i-on niya yung ilaw niya, at kung sino yung una niya magiging passenger, isasakay niya agad. Okay. So, ibig sabihin, ang taxi cab theory, kahit ang dami mong, kung i-apply natin sa isang relationship, ang taxi cab theory is kahit ready ka na yung babae, kahit ready na daw yung babae na pakasalan to, mag-settle, then hindi pa ready yung lalaki pumasok sa isang marriage life. Hindi siya magsisettle sa'yo. Yun. At best example nga is etong si Sian Lim and yes. Kim Chu. Kasi kapag inon niya at inon niya yung ilaw niya, kahit sino pa maging passenger niya, yun na yun. Basta diba? Gusto niya nang magsettle. Oo. Hindi, well actually mga kapatid, hindi lang siya nag-a-apply sa lalaki at sa lalaki. Gayun din naman sa babae. Kasi may mga ilang babae naman na... na yung mga lalaki na yung ready magpakasal. Sila naman hindi. Pero yung mga babae naman yung ayaw. So, pero kasi, napag-uusapan kasi dapat yun. Like, normal topic. Ewan ko sa mga bagets ngayon kung ganun pa din. Pag, kunyari, parang ikaw, kayo, ng boyfriend mo, napag-uusapan nyo ba yung, like, wedding? Kahit bata pa kayo. Like, kunyari, parang share mo lang, ang dream wedding ko, ganito. Pero napapag-usapan kung... naman po. Tsaka napapag-usapan rin namin yung kung kailan namin plano. Kung kayo. Pero dapat... Masarap lang magplano. Pero ganun kasi. Pero feeling ko naman, si Kim at si Sian, is they talk about it. Yes. Pero kasi, parang...
Hindi talaga. Oh, since we don't know the real story behind it. 11 years sila, imposible hindi na pag-usapan. Kaya hindi yun yung sinasabi ko, kaya hindi ako masyado naniniwala sa time. Kahit wala pa yung teoryang yun. Kasi, kaya diba yung ginawa ko kay Garrett, sinasabihan ko na siya kasi may target date ako. Kasi madami pa akong gusto. Mm-hmm. Since gusto ko magkaanak, ganyan. So sabi ko sa kanya, noong 26 at ako, 26, 27, ay ne, 26. Or 25 ata. Nung naging kami, dapat by 30, kasal na ako. Kung siya man yun, or kung sino man. Ngayon, since kami, siya yung boyfriend ko at that time, sinasabi ko sa kanya na, kung wala kang planong pakasalan ako, at, syempre, alam mo naman sa sarili mo kung gusto mong pakasalan yung tao. Like ako, kahit hindi ako magpo-propose, alam ko sa sarili ko na, gusto ko siyang pakasalan if ever mag-propose. Mm. So, dapat, as lalaki din, since kayo yung magpo-propose, dapat alam nyo rin sa sarili nyo, pag tinanong kayo na nakikita mo ba ako sa future mo, sagutin nyo ng honest kayo. Mm. Kasi, ako ang nilalaban ko ng time na yun is, para may time pa ako maghanap ng iba, itigil na natin to. Diba? Kung wala ka palang plano or feeling mo, hindi tayo mag-meet sa gitna, ayaw mo rin makasal ng by 30 ka. Kasi magka-age kami eh. So, diba ang lalaki kasi wala naman, technically time hinahabol kasi wala, hindi naman sila magbubuntes, ganyan. Yes. So, sabi ko sa kanya, ako may time ako hinahabol. Hindi dahil, like, gusto ko lang magkaanak. Kasi para may buffer time pa ako kung feeling mo, mga 35 and above mo pa gusto magpakasal, maghiwalay na lang tayo. Kasi too late na yun for me. So, sabi ko sa kanya, hindi ako selfish. Kaya sinasabi ko na sa'yo to ng early. Kasi para alam mo itong pinapasok mo. Mm-hmm. Na hindi tayo like tumatagal just because wala lang. Mm-hmm. So, parang, kasi stable lang yung relationship. May plano ko ikasal. So, kung hindi ka okay sa kasal, tigil na natin to. Bye-bye. Kung ayaw mo magkaanak, tigil na rin natin to. Pero tinanong ko rin siya, sabi ko, paano kung hindi kita mabigyan ng anak? Hihiwalayan mo ba ako? Kasi pag oo, maghiwalay na tayo ngayon pa lang. Kasi wala rin naman ako kasiguro dun. Although gagawin ko lahat in my end para magka-baby. Kasi gusto ko rin talaga personally. But sinabi niya naman na hindi, kung yun talaga, like wala, o di okay lang. So, dapat kini-clear niya yun sa jowa niyo na medyo aggressive man ang atake niya. Pero kasi, alam mo, may lalo na sa part ng girl, at kung gusto mo magkaanak as a girl, dapat maging honest ka with ano. Kasi sa panahon ngayon, medyo mahirap mabuntis. Hindi biro. Tsaka yung gastos, hindi rin biro. Tsaka yung effort, yung stress. Kasi sa araw-araw may stress. So, kung may boyfriend kayo ngayon and you feel like gusto nyo nang, gusto mo na mag-settle down. Ako kasi, after nung pangalawa, sabi ko, yung pangatlo, pag hindi talaga, hindi na ako mag-asawa. Mag-anak na lang ako, bahala na. Basta kailangan may anak ako. Oo. Willing ako mag, pa, anong tawag ko, yung parang magpapadonate na lang ng freeze ng egg, Charisse. Oo. Magpa-freeze ako ng eggs, mag-IVF ako, pero kukuha ako ng surrogate. Oo. Ay, hindi. Kukuha ako ng ibang okay din sana yun, pero wala eh, nag-asawa tayo. Delicate yun. Pero yun, kukuha sana ako ng donation ng true. Oh, ang haba. Ang haba ng... Chipapstat ko pa rin yun. Ang haba ng pilik mata. Ayun. So, ayan, kita mo, nababagsak na yung robust. Kung mulaklak yan, magsak na yan. Pero yun, hingi sana ako ng donation ng sperm. At feeling ko marami naman magdo-donate. Pero hindi tayo magdudu, okay yung feeling. Kailangan pa rin i-filter. Oo naman. Pero yun yung plan ko. Is lahat ng sinabi ko kay Garrett, puro umuo siya. Oh, at least. So, pero yun nga, dun nga papasok yung toxic of duty. Na,
hindi yun ibig sabihin pag hindi yun yung ang ibig sabihin ng toxic love theory, hindi lang siya sumisentro sa commitment. Mas sumisentro siya sa timing. Mm-hmm. Ang lalaki kasi, ready naman yan sa commitment, pero yung timing pero ng once, ready sa kasal. Pero once kasi na pumasok ka sa relationship, you should be at least 3/4 ready na magpakasal. Kasi bakit ka magbo-boyfriend or mag-girlfriend kung yung, alam mo yun, yung thinking mo. Kasi ang next chapter nun, kasal eh. Mm. So, wag kang magbo-boyfriend or wag kang mag-girlfriend kung hindi ka pa ready magkasal. Kasi, syempre, yung partner mo, hindi mo kayo same ng mindset. Kahit na anong compatible nyo, hindi kayo same ng mindset. Malay mo, kahit na pag hindi nyo na pag-uusapan, siya pala gusto nyo ikasal. Mm. Hoping na baka ikaw yung Prince Charming niya na mapapakasalan niya na. Ikaw pala, hindi ganun. Diba? So, sad. Tsaka masakit lang dyan. Alam mo yung parang, pumapasok din dyan yung kay Selena, tsaka kay Justin Bieber. Mm. Parang tumagal kayo ng tumagal. Tapos on and off pa. Tapos nag-break kayo, parang ilang months lang, kinasal na siya kay Hailey. Parang binild mo daw yung tao para sa ibang... Mas masakit kasi yun. Kasi technically parang nagsayang ng oras. O yun nga eh. Na parang, alam naman ng lalaki from the start yun eh, or ng babae from the start na hindi ko siya nakikita sa future. Makikita mo kasi, yung in fairness naman, totoo yung sinasabi nila na pag feeling mo siya na yon, nakikita mo siya sa future mo kahit hindi mo siya iniisip. Parang ang dami mong nai-imagine. Not because in love ka, kasi pag boyfriend mo na siya, so wala ka nai-imagine dun maliban sa mga posisyon. Diba? Ang na-imagine mo ng hindi mo sinasadyang isipin is yung ay ano kayo magiging ano namin itsura ng anak namin. Mga ganun na yung mindset mo. So it means nakikita mo siya sa future mo. Kasi bakit mo ina-imagine yun? Or bakit mo siya iniisip out of the blue kung hindi mo siya nakikita sa future mo? Kasi ako, hindi ko sinasabi kay Garrett lahat. Pero ang dami ko na-imagine na ay ano kayang feeling kapag asawa niya ako, like yung feeling na ba't ka naguhubo? Mainitan ka na. Talaga. Ayun. So yung sorry na didistract ako sa mga naguhubad. Sorry. Okay. So hindi yun sa ano? Oh, hindi kasi. Kasi may mga ilan nga, di ba? Ang tagal-tagal na. Let's say 9 years. Uh-huh. Di ba? Pero hindi niya nakikita. Kumbaga, mas nagsettle pa rin siya dun sa kaya, nakilala niya sa. Kaya, parang feeling ko, wala nang naniniwala sa yung mga tagal-tagal. Yun nga eh. Kasi parang, pag inaasan mo pang, 10 years na nga kami mag-jose eh. Hindi pa kayo kasal. Yun ano nga, lang? Yun na yung... Kasi parang same lang eh. Lalo na yung mga nagli-live-in, parang same lang. Parang kumbaga, no, pag nagli-live-in kayo, kasal na lang eh. Bakit? Kahit nasabi mo, kahit civil lang yan, kahit west lang yan, still, the act of yung commitment mo, taking it to the next level, nandun. Pero may mga ilan na ayaw talaga ikasal. Merong ibang usapin din yun. Hindi naniniwala sa marriage. Uh-oh. Like yung minention ni Diego dun sa interview niya with Tony Gonzaga. Mm-hmm. Hindi siya naniniwala na it's just a piece of paper. Yes, it's just a piece of paper. But again, it's your own preference eh, on how you take marriage talaga. So, si Diego, I guess, may trauma factor. Mm-hmm. Kaya, alam mo yun? Kasi hindi natin masabi bakit hindi sila naniniwala. Hindi din natin sila pwede i-bash, but hindi sila naniniwala. Kasi baka may na-experience sila na hindi talaga okay. Diba? Na it brought trauma to them na ayaw na nila ikasal ulit. Diba? Parang si ano, si Max, yung artista, Max Collins? Max. Ah! Yung ano, diba? Parang kinasal sila, tapos parang 2 years, 3 years, or less than, naghiwalay sila out of the blue. Tapos, pinanood ko yun eh. Kasi medyo interested ako dun sa mga ganong interview na makikita mo naman ang saya, may anak, alam mo yun,
perfect. Mm. Tapos, marinig mo sa interview na we tried to work it out, yes. We tried so many times, hindi talaga. Parang, hanggang sa umabot sa point na nagtatanungan na na, do you still love me? Do you still love me the same? Diba? After we fight, do you still love me? So, parang, diba dapat pag kinasal ka, it shouldn't be a question na parang hindi mo dapat tinatanong yun sa sarili mo tsaka tinatanong mo sa partner mo na mahal niya pa kaya ako. Na parang kine-question mo everyday. Kasi nakaka-stress yun. Parang, baka today, mahal niya ako, bukas, hindi na masyado. Mm. Tapos, the next day, bumalik. Tapos, yung hindi consistent. But, pag kasal kasi kayo, yung love kasi should be consistent. Na dapat hindi ka umabot na kung na-question mo yung sarili mo. Or yung partner mo na mahal niya pa kaya ako. May isang interview si ano, si Oyo Boy Soto tsaka si Christine. Ay, niyo pa na paano. Hermosa na parang kasi, hindi nila, aminado sila na hindi nila mahal yung isa't isa araw-araw. Oh, may ganun. Oo, oh, talaga. May times na gusto mo sa ako minsan may times na gusto mo sakalin sigaret. Pero kasi hindi pala pwede. Pero doesn't mean na, ano mo yun, kaya hindi naman daw minsan nangingibabaw yung love sa isang relationship. Mm-hmm. Pero mas kasi dapat yung, hindi mo ko ina-question. Oo. Yung sarili mo na mahal ko pa kaya siya. Mm. Or nagtitiis na lang ba ako? Mm. For the sake na, kunyari may anak kayo. Mm. For the sake na para lang masabing buo yung pamilya. Pero pangit din yun ah. Kasi tinanong ko rin si EGT nun. Sabi ko, pag kunyari nabuntis mo ko. Tapos, ako kasi ang mindset ko dun. Pag nabuntis mo ko, hindi kita pipilitin na pakasalan mo ko just because nabuntis mo ko. Diba? Yung, kasi may iba na feeling nila pag nabuntis, kailangan pakasalan. Mm. Yung parang nakikita natin sa mga movies. Mm. Diba? Sinabi ko na yun sa kanya. Nagbibigay ako ng situation. Alam, maganda sa relationship din yung nagbibigay kayo ng situations dun sa boyfriend nyo. Mm-hmm. Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Kasi you would know and you would see kung compatible kayo with the future. Kung paano siya mag-isip, kung magkakasundo kayo, when it comes na may problema kayo. So, maganda din na, kahit conversational lang na, paano pag nabuntis mo ko at this early, wala naman sa plan, diba? Tapos, nag-aaral ka pa, or you're just starting to build your career, tapos bigla mo nabuntis, ano mong gagawin mo? Napaisip ako. Oh, diba? Hindi, kasi ako, ang plano ko, if ever nabuntis man ako ni Garrett nung time na nag-aaral siya law school, nung ang sinagot niya sa akin, he would quit law school and look for a job. Agad. Wow. Pero sabi ko sa kanya, hindi. I can sustain the child for the meantime. Ngayon, after mong mag-aral ng law school, naging attorney ka, and if you decide na you want to marry me, because you want to marry me, na as in without the child or with the child, pero dapat kasi you want to marry me because you really want to marry me and you love me, hindi dahil nabuntis mo ko na parang feeling mo obligation na pakasalan mo ko because may anak ako sa iyo eh, 'di ba? Kasi tinanong ko rin siya, sabi ko, paano kung nabuntis mo yung ex mo tapos mag-boyfriend tayo? Kasi minsan may nangyayaring ganun, 'di ba, na pag super short amount nung span na nag-break, tas nag-jowa agad, tas nabuntis pala yung ex. Diba? So, sabi niya, papakasalan niya daw yun. Sabi ko, papakasalan mo kahit di mo mahal. Di ba unfair din para sa bata yun na, kasi mafe-feel ng bata yun, at mafe-feel ng tao yun na, hindi nyo naman talaga mahal yung isa't isa. Nagpakasal lang kayo for the sake of the baby. Kaya hindi ako naniniwala dun sa mga yung mga magulang na pinipilit yung anak nila. Napakasalan mo yung anak ko kasi binuntis mo. Diba? Actually, mas mahirap yon for your child. Kasi kaya nga sila naghiwalay eh. Kasi hindi na nga nila mali isa't isa. Tapos gusto mo napakasal sila just because nabuntis. Kaya nga, buti na uso na ngayon yung co-parenting. Mm-hmm. Kasi mas less pressure with both parties na kahit may anak sila, they can have their own separate lives na masaya.
na, oh sige, may anak ako sa'yo. Parents tayo sa harap niya. Pero, pwede akong mag-jowa. Pwede akong magpakasal sa iba kasi dun yung happiness ko. So, So yun nga yun. Sabi dito kasi, Padam, it's the idea that love has nothing to do with commitment and it's all about timing. Yun nga yun. Mm-hmm. Timing talaga, mga kapatid. Mm-hmm. Pero meron tayong makakausap for today's video. Si Ma'am Yvonne na taga Laguna. Ayan. Hi, Yvonne! Ayan, hello Ayan po. Ayan. Diba? Yvonne, ikaw ay taga Laguna student ka din kasama ni Kate? Apo, classmates po kami. Oh, angas mo naman. Binraso natin yan. Ikaw naman, ano naman ang opinion mo about taxi. Sa taxi cab theory? Or may experience ka ba dito? Honestly po, wala po kong masasabi kong enough experience talaga when it comes to dating. Like yung actual relationships po talaga. But I've talked to people, ganyan po. And based po sa observation ko, sa tingin ko po itong taxi cab theory when it comes sa perspective ng babae, ng isang lalaki when it comes to relationships. I think po kaya sila nagsasettle sa ganun kasi convenient para sa kanila. Mm-hmm. Ayun po. Convenient para sa kanila yung relationship na meron sila. Kumbaga, they could benefit something from that, maybe physically, emotionally, financially. Pero ayun po. Kasi sabi nga po ng nanay ko kagabi, wala daw po din talaga sa tagal yun para masabing kayo talaga in the long run. Ayun nga. Parang yung mga nai-issue ngayon, di ba? Parang binibuild mo lang daw yung isang tao para yung pala mahalin din ng ibang tao. Sakit parang, naman nun. Parang binuo mo lang siya para sa ibang tao. Para ipamigay sa iba. Oo. Sakit. Parang binuo mo lang siya, inalagaan mo lang siya. Madami kang tinurong mga bagay-bagay sa kanya na mag-end up din naman na hindi rin naman magiging sa'yo in the end. True. Sakit. Ayun nga, parang Justin Bieber and Selena, di ba? Parang tagal-tagal nila, binild mo tong tao na to, tapos iba din pala yung makikinabang. Sabi nga nila, ikaw nagsaing, iba kumain. Oo. Pero mas okay kung lagi kang kinakain. Pag kinasal ka na, mas okay kung lagi kang kinakain. Uh-oh. Ikaw at ikaw pa rin ang bigas niya. Oo, di ba? Kaya, may mga ilan din na hindi rin naman naniniwala sa taxi cab theory. Kasi talagang yung iba, hindi lang sila... hindi lang nila mapakasalan tong tao kasi yung, hindi pa ready. Or kaya naman yung sitwasyon nga, gaya ng sabi ni Yvonne, hindi pa convenient, baka hindi pa talaga kaya, ganun. Lalo na financially. Di ba? Lalo na kung... Ay, oo. Please, be ready financially. Lalo na kung may anak kayo. Please. Kung plano nyo magpakasal. Kaya kami, okay lang sa amin na i-delay. Kasi gusto namin, syempre, once ka lang ikakasal, di ba? Kung sakasakali. Kung mag-church wedding man kami, gusto namin, kahit okay, matagal, pero at least ready kami sa gagastusin. Walang maapektuhan, like, tama, sa anak namin, or sa, like, yung daily routine namin, hindi kami magbabawas ng tao, kasi kailangan mag-cost-cutting eh, kasi, ano, di ba? Ang daming babayaran pag kinasal. At alam naman natin na mahal ikasal ngayon. Well, pamahal ng pamahal. Kasi syempre, depende rin sa gusto nyo. So, it shouldn't be an issue na, sige, west muna tayo ngayon. Tapos, yes, pag umoke yung financials natin, yung flow ng pera, then we can plan our wedding 5 years from now. Mm-hmm. Kasi mas okay ikasal ng, hindi naman makukuha mo lahat ng gusto mo per se, ng dream sa dream wedding mo. Pero mostly, nandun. Kasi, parang make your wait worthwhile. Diba? Oo, nagtagal ako, nag-west muna kami. Nakakahiya nung una kasi west lang. Pero, Ako nga parang gusto ko nilang nag-west eh. Oo, kasi, pero kasi may yung mga thunders. Ayaw nila ng mga ganun. Ayaw nila, gusto nila talaga church, yung legit, yun yung kasal for them. Yung mga nagkakasal sa West, hindi nila bet. Okay lang, pero iba pa rin daw talaga pag church. Kaya parang... May bas-bas talaga. Ako nga, naginip ako. Sabi ko kay Nanang sa panaginip, nung namatay na siya,
Sabi ko, saya-saya ko kasi sabi ko sa kanya, kakasal na ako. Tapos parang, sabi niya, o di maganda. Sabi ko, kaso civil lang muna kasi pandemic. Ayaw niya. Sumimangot. Ah, ganun. Ayaw niya. May attitude pa rin kahit pa nag-inip. Kahit pa tayo na. Lupit mo. Sabi ko, pero mag-church kami. Oo. Pero, eh, yun nga lang, ano, again. Timing lang din talaga. Sabi ko, pero ano na, pag medyo okay-okay na, pag... Huwag ipilit talaga. Oo, huwag niyong ipilit just because para i-please yung ibang tao or yung mga tita niyo na chismosa or yung parents niyo. Kasi at the end of the day, yung kasal is for you as kayo a couple. At kayo pa din. Oo. So huwag niyong isa-sacrifice na, kunyari, ay, hindi mo na kami magta-travel kasi gusto namin ikasal. Mm. Pero ang tagal niyo nang gusto mag-travel. So huwag niyong isugal yung mga, kunyari, naka-plan na, ika-cancel nyo kasi hindi, kailangan na natin mag-church wedding talaga. You should plan it ahead of time na, kunyari, magsiset kayo ng kahit year na lang o 2020 ganito, ikasal tayo. Mm-hmm. So, para in your mindset, dahan-dahan ka nag-iipon na, lalo na kung marami kang gusto. Diba? Tsaka dapat medyo open ka na, nyari, babe, gusto ko pag kinasal tayo, ganito, ganito yung setup. Diba, para alam niya na interesado ka din. Oo, ito yung kukunin kahit kong... Kahit papano. Ito yung kukunin kong supplier, ganyan. Kasi nung civil wedding ko, technically hindi siya simpleng civil wedding, pero sabi ko kay Garrett, gusto kong ma-feel ng parents natin, even, kasi 20 lang talaga kami doon. So, strict since pandemic. Lang. Oo, tapos buntis pa ako at that time. So parang sabi ko sa kanya, gusto ko ma-feel nila na civil siya, pero gusto ko ma-feel nila na para siyang mini-wedding. So parang ginastosan ko talaga siya for the sake na, kasi gusto ko ganun. Ayoko nung civil wedding na parang ilang minuto lang, ah, kasal na kayo. Mm. Diba? Mm. Walang ka-design-design. Ayun. Sabi ko, hindi ko na nga nakuha yung timeline ko na luluhod ka. Kasi syempre, lahat na marfin ko, lahat ng babae, parang nilook forward yun na yung timeline na luluhod, tapos yung magplan ng wedding, usually one year before, tapos na-imagine ko pa myself ko na bridezilla ako. Mm. Tapos parang nawala lahat yun kasi biglaan yung kasal. So parang okay. Mm-hmm. So, hindi mo talaga makukuha yung mga bagay na gusto mo. Mm-hmm. Well, timing pa din yan, mga kapatid. Mm-hmm. Pero, Yvonne, kung meron kang gusto, ay, boyfriend ka ba? Mm. Yun. Ngayon po, wala. Ano? Meron po, wala. Ano? Ngayon po, wala. Wala, sabi niya. Wala po ngayon. Totoo ba? Parang nadulas ka kasi kanina. Meron po nawala. Meron nawala? Ay, niloloko mo kami, te. Bababaan ka na. Wala po talaga. Wala? Walang ka-talking stage din? Dati po, meron. Gano'ng ka-recent yung dati? 2022 pa po eh. Matagal na din. 2 years. May sapot na yung bibig mo, te. Naka-talking stage eh. Malungkot niya. 2 years din yan, ah. Oh, pero bakit ka nagsistay na single? Mm-hmm. Ngayon po kasi mas priority ko po mag-build po ng, like, sa career ko po ngayon. Mm. Ano bang gusto mo? Maging siya? Maging so, sa kanya. Kasama siya. Charot. Ano po, film director po. Ay, nice one. Taray. Baka ikaw ang susunod na magaling direct cutting mo. Oo. Kasi kami ibang ide-direct na. Oo, porn. Hindi ko na kasi sinabi. Hindi na, napag-usapan na nga natin yun. How to dilute porn addiction eh. Dito doon na natin. Oh, last week lang yun, nung Friday natin. Ay, last week lang. Ah, true. Yun, inano natin. Okay. Ano mangyari? Pero nagka-boyfriend ka na ever? Wala po talaga, as in. Ay, so, no NBSB! No boyfriend ako, since birth ka? Ako, NBSB po ako. Ah, takot ka sa nota. Bakit? Siguro po. Hindi, pero kasi po. kung sasabihin mong hindi ka pa ready na sa kasi di ba sinasabi niya sa career daw siya. Or baka naman ano siya, date to marry. Ayaw niya yung... Ano yung ano, maliban dun sa sinasabi mo na nagpo-focus ka sa ano mo, ACADS mo. Ano pa yung reason daw?
Takot ka ba sa commitment? Takot, hindi ko pa nakikita, hindi mo pa nakikita. Takot ka ba kasi sa mga nakikita mong, like sa mga artista kunyari, na totoo pala yun, hindi lang sa normal na tao, sa artista din. Mm. Or nangyayari din yung nangyayari sa artista sa normal na tao. Aside from your career. Mm. Bakit? Siguro po, before, kasi nag-start lang po ako, like, mas maging open, like, sa possibility ng relationships nung nag-start na po ako mag-college. And then, ayun po, a few talking stages po. And then, almost na possible na maging relationship po. Pero, so happened na something happened, tapos hindi pala, okay, ganun. And then, yun nga po, medyo na test din yung trust issues, commitment. So, nagka-jowa ka? Muntik. Epekto sa kita, te. Hanggang ano? Pero hindi talaga siya, hindi ka po masasabi na lagi. Hanggang situationship. Situationship lang. Ayan po, situationship. Ang dami nyo kasing alam. Ang dami kasing train na mga Gen Z. Hindi na lang sabi na muntik na, hindi natuloy. Muntik na. Almost. Nagkatikiman pero hindi nagtagpo, mga ganyan. Oo, hindi, nagkatagpo, nagkatikiman pero... Hindi natuloy. Hindi tinadhana. Hindi tinadhana. Tawag doon malas pusoy. Ay, alam mo, magandang pag-usapan din natin yan. Bakit single ka pa? Malas. Huwag na yung malas. Mamalasin ako mamaya. Ay, malas ka hanggang isang buwan. Isang buwan ako malas. So, muntik na. So, parang feeling mo na trauma ka. Kaya ayaw mo na mag... Bakit? Anong ginawa niya? Share mo naman. Baka nag-toxic of theory yung guy. Hindi naman siya toxic of theory. Siguro po, parang... kasi nung high school po talaga ako, sobrang hindi po ako open like sa idea ng relationship. Kasi syempre, typical high school po, academics muna, ganyan. And then nung nag-college nga po, di ba po, pandemic baby po kasi kami, like, kami po yung first batch na na-experience po namin yung pandemic sa college. So, yun po yung year na parang nag-start ako mag-explore, like, kumausap ng mga people online. Kasi syempre nga po, pandemic yan. Then, ayun po, since online po siya, so I never really got the chance na ma-meet yung person po na to. And then, ayun po, kumbaga, patang-patang na po yung mga lies, and then yun, eventually, nalaman na natin po sa dulo na ganito pala, ganun. Alam mo, gusto ko siyang i-topic, yung bakit single ka pa rin hanggang ngayon. Yan. Or yung mga no boyfriends and spirits. Siguro pwede rin nating i-guess si Ikaw ulit yung guest. Pero kasi mahirap kasi dito sa toxic love theory. Ang yun nga, yung masakit kasi dito is kahit, actually kahit nga may anak na kayo eh. Yun nga eh. Diba? May, ang worst dito, may mga ilang viewers tayo ngayon na may anak na sila. Yeah. Tapos ang tagal na nila. Then nakipaghiwalay yung partner nila. Tapos kinasal na agad. Sakit. Diba? Parang... Also, magtataka din yung mga bata na bakit hindi mo pinakasalan yung mommy ko, bakit iba yung, or bakit hindi mo pinakasalan yung daddy ko, tapos magugulat ka na lang, kinasal na pala sa iba. So, masakit din yun. Mm-hmm. Kinasal sa ninang. Oo. Kapag kinuha ang ninang, di ba? Pero, yung kung sakali man, Yvonne, napanood mo na ba yung Sex and the City na to? Kasi doon nakuha tong toxic of beauty eh. Ano pong movie? Sex and the City. Sex and the City na series. Ah, hindi pa po. Nasa Netflix na siya ngayon. Actually, napanood ko siya sa HBO. Pero hindi ko pa siya tapos. Pero series pala siya? May movie siya, pero nag-start kasi siya sa series. Maganda siya. Maganda yung series. Parang girl, puro girly-girly sila. Charlotte, sila Miranda. Ano to, diba? Si Sarah Jessica Parker. Yes, Sarah Jessica Parker. Siya yung nagsabi niyan, yung Toxic of Beauty. Yvonne, dun sa mga kakagaling lang sa toxic love theory, yung nagtagal pero hindi naman nagtagpo. Ano yung maipapayo mo sa kanila? Yung kakagaling lang sa breakup ngayon, tapos malaman nila na kinasal na sa iba. Sakit. Siguro po, sa tingin ko, ang mapapayo ko, sana sa duration ng relationship nila, nagkaroon sila ng time na mapag-usapan talaga kung anong meron po sila. Kasi katulad po ng kay Sian Lim tsaka kay Kim Chu, parang napanood po ba isang interview ni Kim Chu na mention niya na di siya nagkaroon talaga ng chance na makausap si Sian in terms of saan ba talaga sila patungo in the long run. Kasi kumbaga may mga relationships kasi na tayo ngayon kasi convenient nga, as we've mentioned po kanina, kasi
minakukuha tayong benefits sa isa't isa ngayon at present. Pero syempre kapag papasok ka naman po sa relationship, di ba? More than the things we enjoy right now, the company of the people na minamahal natin, ganyan. Syempre, kailangan na pag-uusapan din po kung ano ba talaga yung, saan ba talaga tayo patungo? Kasi yun nga, hindi naman pwedeng love-love lang. Maraming kang consideration na tinitingnan para masabi mo na willing akong makipag-commit sa tao na to. Hanggang sa tumanda ako, hanggang sa magkaanak ako sa lalaki na to or sa babae na to, ganyan. Siguro po sa mga long-term couple, masasabi ko na lang na wala naman nga daw po talaga sa length yon, pero simulan na nila i-assess talaga ba kung saan ba talaga patungo yung relationship nila if they see them growing old with each other or just for the sake na meron akong kasamang company ngayon. Pero ewan ko, parang nakakatakot pa rin. Kasi diba, pwede yung pag-usapan ng pag-usapan niyan. Parang ngayon, sige, feeling ni Guy, sige, pag-usapan natin kasi kaya ko mag-commit sa'yo. Tapos biglang, boom. Hindi pala bukas. Si-switch off. Bukas, ayoko na. Tawag doon, boom, panes. Tawag doon, yun. Goodbye, Guy. Oo. May ito yung ano eh. Ay, papakita ko sana yung clip kung saan niya sinabi yun. Taxi cab theory. Papakita ko sana. Gusto ko ipakita yung clip kung saan nauso yun. Kasi alam nung nag-search kasi ako nito sa TikTok, yung taxi cab theory, ang halos lumalabas is yung kay Sian. Mm-hmm. Kakasal ba si Sian Lee? Ikakasal so, daw. Kakasal pero daw. Hindi ko confirm ha. Oo. Daw ha daw. Pero apparently. Kaka-break lang nila ni Kim Chu. Kaya pala, emote na emote si Kim Chu. Oo, 11 years ba sila? 11. Wow, 11. Yes. Tapos, malaman-laman mo, ikakasalan pala sa iba. Parang, pag ako yung baka pekto, saan ko talaga yun? Sakit nun. Oh, yun yung sinasabi ko, sinayang mo lang yung oras ko. So, kung sa akin na, kasi nasabi ko sa kanya yun. Ay, dapat ko, honest kayo. Mm-mm. Pag feeling nyo, hindi naman na parang, diba, para lang kayong naglalaro, tigil nyo na yan, te, kahit masakit, ganun talaga. Totoo. Kaysa ganyan. Diba, no? Para alam mo lang na may patutunguhan. Kasi sayang yung, ano mo, yung time mo, hindi lang yung time mo, malay mo, ang dami mo na dapat kausap nun, kaso stuck ka sa kanya kasi may juice ka. Tsaka po yung ano, grabe po yung, ako po, sa asama at hindi pa galing sa isang, like, official relationship, parang, one thing na di ko maintindihan is nag-spend tayo ng so much time with someone knowing na baka may possibility na hindi rin pala sila yung in the end. Like, binubuhos natin a part of ourselves sa kanila. Tapos kapag nawala sila, balik ka na naman sa start. Parang yung ganong cycle po, parang nakasakit sa ulo, tsaka parang hirap niyang i-digest. Parang emotional roller coaster gagawin sa'yo. Pag iniwan ka, magsa-self-doubt ka pa. Oo. Sabi, parang ako ba yung may mali? Oo, tagal namin. Hindi lang man nag-offer magpakasal to. Ba yun? Oo. Pero dapat itanong nyo din kung may plano. Pinag-uusapan nyo na din yun. Yung actually, kahit nga 3 years pa lang kayo, dapat na pag lalo na kung kunyari nasa 30 plus na kayo, dapat hindi na kayo nagsisettle lang sa mga pa-effort na pa-full lang eh. Pag mga 24 me, kailangan na ba pag-usapan yun? Oo naman. Kasi yung iba nga sa atin, kinakasal na. Which is yung tamang edad daw is yung 25 pataas eh. Wala pa ang pera nun. Oo, di ba? Eh, ganyan, dapat pa yung nag-uusapan yun. Kumbaga, sabi nga ni Madam, date to marry. Mm-hmm. Huwag niya kayong mag-aksaya ng panahon. At kung tingin nyo naman ni, wala namang problema, kilalanin nyo yung partner nyo. Tapos, dun sa pagkakakilala ninyo, eh, kung hindi talaga kayo swak, wala siyang palang plano, edi tigwakin mo na. Kaya sa tumagal kayo ng taon-taon, tapos wala naman palang plano, wala naman, hindi kayo nagkiklik, hindi kayo nagja-jive, edi bye-bye. Anyway, thank you Yvonne. Maraming thank salamat. Thank you. Thank you so much, sis. May igigreet ka pala. Promote mo yung movie mo, Mie. Nakasama ako. Oy, sige. Okay po. So, promote ka lang po yung film po namin. Kasama ka po si Kate. So, Among Us po. Baka po i-release namin siya online this year. Congratulations po sa film kasi naka-garner po siya ng official, mga, a few recognitions po internationally sa mga film festivals po abroad. Oh my God! Abangan na lang po yung isa po naming film na Project Malagrasa po. Hopefully,
this year din kung saan man siya dadali ng film na yan po. Thank you po. Ayun. Congratulations, Yvonne. Ikukunin namin kay Kate lahat ng mga details para ma-flash natin dito at mapanood din ng mga kabarda natin. True. Yes. Thank you. Ayun. And thanks, next Derek. Naman natin, thanks Derek, Yvonne. Next natin si Azalia Taguba na taga Manila. Hi, Azalia. Leah ba nickname mo? Po? Nickname mo is Leah? Apo. Oh. Ikaw naman, ano ang masasabi mo about taxi cab theory? Sa taxi cab theory po, parang medyo agree ako na hindi. Ewan ko kasi parang kapag pag manggagaaw kasi personally po, I'm a date to marry person po talaga. Parang, why would I waste time for someone na hindi naman magsasettle sa akin for a long time. So parang yung thought ng taxi cab theory, parang medyo off siya na hindi kasi once a guy settles, parang pipiliin agad yung unang babae after nung long-term na relationship. Paano kung hindi pala babae? Tapos paano kung bigla pala nagsawa yung lalaki? Parang ang off naman yun. Tsaka kapag magsasettle din kasi for a long-term commitment, parang ang dami mong factors na iisipin bago ka settle. So, ayun po, parang medyo nasa gitna ako ng agree and disagree when it comes to taxi cab theory po. Kasi hindi din naman natin pwedeng pwersahin yung isang tao na magpakasal or na magsettle sa'yo. Diba? Lalo na kung hindi rin naman siya ready, yun yung sinasabi natin. And at the same time, masakit din kapag yun nga, binibuild mo yung tao na to. Tapos hindi naman din mag-e-end sa'yo. Diba? Parang inayos mo lang siya para sa ibang tao. Diba? parang laki ng hugot mo doon ah. Na trauma dog si Ate. Bakit? May experience ka ba doon? Diba ka mapaiyak pa? May experience ka ba doon? Meron po, pero hindi naman ano. Hindi naman, ewan ko kung wala na akong balita sa kanila ngayon. Pero, I was dating this person for a long period of time. Like, tapos, ayun, parang, di ba po, naghiwalay kami. Parang after a month, at or less than a month. Tapos, yun, ano, yung naging jowa niya na yun, yun yung pinagseselosan ko. Tapos, ang alam ko, hanggang ngayon, sila pa rin. Ay, same sis. Choice. tapos, parang, di ba ang kakapal ng mukha? It was way back 2019 po, tapos hanggang ngayon sila pa rin. Ouch. Tapos, ewan ko, wala na akong ba. Tapos parang, ewan ko, nakita sasabihin ko friend ako lang, tapos magulat ka sila na. Friend? Ba't magsisilusan? Eh, kaibigan ko lang yun. Tropa lang yan. Tropa lang yan. Friend lang daw. Pero sa IG nag-uusap. Hoy! Di ba? Uso pa naman dati sa IG, nakikita mo yung activities. Ah, true. Nakikita mo kung ano yung nilalike niya, kung sino yung finalo niya. True. Oh. Di ba? Opo. Oh. So, ikaw, Leah, meron ka bang message para sa mga na-taxi ka? At isa pa pala ha, di ba sinabi ko kanina, parang inayos mo lang siya para sa ibang tao. Para kang waiting shed. Hala, totoo. Parang, alam mo yung parang waiting shed na pag umuulan, kapag may mga, sa'yo siya kumakapit. Sa'yo lang siya naka-comfort. Kumbaga, yes. Nakakahanap siya sa'yo ng comfort. Pero, once na matapos na yung unos, alis na siya. Alis na siya. Inayos mo lang siya, kumbaga binigyan mo lang siya ng comfort. At iilawan na siya ng taxi. Diba? Kapag wala na, kapag naayos mo na siya, naghahanap na rin ng iba. And again, hindi lang 'to nagsesettle sa babae at sa lalaki. Ah, sa lalaki. Pwede rin 'to sa babae. So, may mga ilang babae na rin ganyan din eh. Totoo. Ano ba? At laki ng hugot mo talaga, Leah. Mukhang ang dami mong pinagugutan sa buhay. I know. Gano'n ba kayo katagal nag-uusap ng tao na 'yon? Yung ex
ko po na yun. Mm, gaano kayo katagal? Nag-start po kasi kami as best friends. Ay. Naku, yan tayo sa best friends. Yan na naman. At tapos, hindi totoo yan, te. Ano po, mag-best friends kami ng 5 years. Tapos, nag-continue na siya into our relationship. Tapos, nag-last yun hanggang 2019. So, parang nag-last po yung relationship namin ng mga 4 years. More than 4 years or 4 years. Mga ganun po. Tapos, ayun. After isang month, pinagpalit na ako. Ito lang kabit at ngayon. Tatawa, wait. May kailangan mo na ng bakit niyan. Para sa lahat ng mga bakit. Charot. True. Isang bakit para sa milyong-milyong bakit. Diba? So et me. Yan ang awit. Oh, well, ganun talaga. Eh, kapag nakita niya. Pero yun nga, sinasabi din dito, hindi naman porket nakita niya yung the one is magsisettle na siya. Oh, nasa sa'yo pa rin yan kung magsisettle ka talaga sa isang tao. Pero tingin nyo ba yung toxic love theory, mas common siya sa guys? Mas common sa... Kesa sa girls. Guys, oo. No? Eh kasi sa kanila manggagaling yung permission kung pwedeng magpakasal na tayo eh. Diba? Oo. Sa kanila manggagaling yun eh. Unless talagang sa girl, may mga girl na nagpo-propose ngayon. Sabagay. Diba? Pero yung mga lalaki kasi, nasa sa kanila yung tanong. Papakasalan mo ba ako o hindi? Ganon. At same with panliligaw. Pwede bang manligaw? Pwede ba maging tayo na? Mm-hmm. Diba? Nasa sa kanila yun eh. Anyway, ganon talaga ang buhay. Minsan iniiwan. Oh, no. So good. Pero yung mga nanonood ngayon and then matagal na sila, again, wag yung pressure din pa din. Pero kailangan, meron kayong paglilinaw sa relationship ninyo kung may patutunguhan ba, kung gusto niya bang ikasal, kung kahit gusto niya ba ikaw, na ganito. Like, kunyari, kahit ikaw mismo. Para alam mo lang, may patutunguhan. Diba? Kahit lalo na yung mga may anak or ano, pwede nyo namang tanungin. Lalo na kung nagdududa kayo or lalo na kung medyo nasasaktan kayo, nababagabag kayo. O kaya hindi na kayo. Parang pag kine-question nyo na yung love nyo. Tama. Try mo nang i-assess kung gusto mo pa ba siya? Nakikita mo ba siya? Diba? Mm-hmm. Kaya mo pa ba? Mm-hmm. Diba? Okay. Alia, Alia, thank you very much ha. May gusto ka bang i-greet? Yung ex. Yung ex mo, batiin mo para malupit ka. Pito, nakamutin ako doon. Tapos nagkaroon na din ako ng relationship. Hey! Iba ang mima ko. Ay, greet mo na. Sige, Alia. Edi, hetong sa'yo. Edi, hello. Talagang gidrit niya. Okay, greet mo, Abby. Sana magtagal kayo. Edi, kung masaya ka, di go. Sana all. Hindi, ano po, wala naman. Siguro yung mga groupmates ko na lang sa thesis. Hello, gagraduate na tayo. Hey. Hello. Ayun. Good luck. Ayan, thank you very much, Alia. Azalia Taguba ng Manila. Thank you very much. Uy, i-guess ka rin namin next time sa iba pang topic. Mukhang masaya. Tsaka si Yvonne, mukhang masaya sila kasama. Uy, ano natin si Yvonne, Misa, ba't ka single? Oo. Baka maganda nga, isama na natin dito sa studio ng Sunday. Sige. Oo. Thank you very much, Azalia. Thank you. Message ka namin. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. Ang programa nito ay atin sa atin ang Grand Adult Diapers. Grandparents are grand winners with Grand Adult Diaper from Megasoft Hygienic Products Incorporated. So, mayroon po tayong size medium and large. At available po, kinakabahan po kasi yung promo girl. Ayan. So, available po ito sa supermarkets and ito medium. Ito pala yung some, and some drugstores nationwide. So, hanapin nyo lang po ang Grand Adult Diaper. Ayan. Meron po siyang refashionable seatbelt. Again. At saka may free pad siya. So, sa mga lolo at lola natin at syempre yung mga bagong panganak na mga mommies, ayan, na need ng diaper after mga anak. Perfect yan.
Ayan. So, again, Grand Adult Diapers po from Megasoft Hygienic Products Incorporated. Yes. At mga kapatid, syempre maraming salamat sa lahat po ng mga sumubaybay, sa mga may pinagdadaanan po dyan at medyo mabigat ang ating mga heart. Ganun talaga. Diba? Ipag-pray din natin yan. Kakatapos lang na Holy Week, oh. Oo, ipag-pray din natin, of course, yes, yung ating mga puso. Mm-hmm. Diba? Na sana maging mapayapa na, maging banatag, at mahanap na ang totoong magmamahal sa inyo na hindi po kayo gagawing waiting shed. Aww. Thank you very much, mga kapatid. At ako po, si Shari naman. Maraming salamat po. Maraming salamat po. This is Kate, your intern from DLSUD. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol. At syempre, huwag po natin kalungatan ng Robust. At Robust Extreme po ay available sa all leading drugstores nationwide. At pati na rin po ang Fortune Pay. Bukas po muli 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bartugulan, sir.